Isang binata ang magpapanggap na mahirap at trabahador sa sariling plantasyon upang mapalapit sa babae na una pa lang ay bumihag na sa puso nito. Magtagumpay kaya ang binata na mapaibig ang simpleng dalaga? Ating alamin ang buong kwento. Sir, okay po yung buong plantasyon. Wala naman ako nakikitang problema, maging ang mga pananim. Pagbabalita ni Aurelio kay Enrico, kararating niya lang ngayong araw at dito ka agad siya dumiretso. Sa totoo lang, si Aurelio lamang ang nakakakilala sa kanya dahil ito ang unang pagkakataong aapak siya sa plantasyon simula nang siya ang mamahala nito. Kadalasan, si Aurelio at ang misis nitong si Marie ang lumuluwas ng Maynila upang makipag-usap sa kanya tungkol sa hasyenda. Nakatayo sila pareho sa ilalim ng malaking puno at tinatanaw ang malawak na lupain na natataniman ng maraming uri ng gulay. Namana niya ito mula sa yumaong ama na 4 na taon nang wala at ang kasama na lang niya sa buhay ay ang kanyang ina. Katuwang niya ito sa pagpapalago sa kanilang kumpanya at dahil nandito siya ngayon sa plantasyon nila sa Quezon ay ang kanyang ina muna ang pansamantalang mag-aasikaso ng company. Ito rin ang nagdesisyon na magbakasyon na muna siya rito dahil pressure na siya sa kanyang trabaho. Nag-iisang anak si Enrico, kaya walang ibang inaasahan sa lahat ng naiwan ng kanyang ama. Wala siyang choice, kundi iatang sa kanyang balikat ang responsibilidad sa mga negosyo ng pamilya Flores. Ang kapatid naman ng ama niya ay may sarili din ng mga negosyo, kaya hindi niya maaasahan. Salamat Aurelio. Tipid niyang tugon at ito ay tinanguan. Mataas ng araw at masakit pa sa mata, kaya nagsuot siya ng dark shade. Sa kabila ng init, nakikita niya sa mga trabahador kung gaano kasisipag. Ang iba'y naglalagay ng fertilizer, ang iba nagtatambak ng lupa at nagtatanggal ng damo. Hindi lang isang daan na makikita sa kanyang mga tauhan na masisipag na nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi alam ng lahat na pinagmamasdan niya ang mga ito. Si Aurelio ay isa sa kanyang pinagkakatiwalaan kahit na noong ang kanyang ama pa ang tagapamahala rito. Anak ito ng dating katiwala ng kanyang ama. Halos buong buhay nito, inukol sa plantasyon. Ang asawa naman ni Aurelio ay nagtatrabaho sa mansyon bilang mayordoma. Sa pagkakaalam niya, may 2 anak na lalaki na nag-aaral pareho sa Maynila ang mag-asawa. Kaya naman, malaking tulong para rito ang stable na trabaho. Wala rin siyang naging sakit sa ulo rito at tamang pagkatiwalaan ito ng kanyang ama. Ayon rito, kaya naman lumawak ng ganito ang kanilang lupain dahil sa mga taong nagsasanla sa kanyang ama nun at wala namang kakayanang tubusin kaya magpahanggang ngayon ay nananatiling pagmamay-ari nila. Linggo-linggo ay may malaking truck na nagbabiyahe ng kanilang gulay na pananim patungong bayan pamilihan. Milyon ang kinikita niya buwan-buwan sa plantasyon. Kaya naman ipinagpapasalamat niya ito sa mga taong nagtsatsagang manungkulan sa kanila sa kabila ng init at ulan. Banana Q! Banana Q kayo dyan, masarap! Matamis, kasing sweet ko! Sigaw ng isang babae, hindi kalayuan sa kanila. Naagaw noon ang kanyang atensyon, napalingon siya sa pinagmulan ng boses at nagtanggal ng suot na shade mula sa kinatatayuan nila Aurelio. Tansya niyang may 10 metro ang layo. Tanaw niyang may 2 dalaga naglalakad palapit sa kanyang mga trabahador. Parehong may bitbit na basket. Ang isa ay sumisigaw, ang isa naman tahimik lamang. Merienda muna kayo! Nang marating ng mga ito ang bukana ng pananiman, ay huminto ang 2. Mas malapit na ito ngayon sa kanila. Kinawayan ng mga tao para iyong mga bubuyog na lumapit sa 2. Yung may order sa akin ng banana kayo, may pagkain. Yung wala, maglaway kayo. Sigaw pa ng babae. Nagtawanan ng ilang kumakain. Ang iba naman, nanatiling nagtrabaho marahil walang pambili. Medyo mataray ang babaeng to. Sino sila? Tipid niyang tanong. Si Nadine at Ami Sir, magkaibigan sila. Noon pa man, silang 2 ang tagadala ng merienda sa mga trabahador dito tuwing Sabado at Linggo. Kapag naman Lunes at Martes, nagtatrabaho siya sa munisipyo, tagalinis. Anito sa kanya, tumango siya at tinanaw ang babaeng itinuro nitong nagngangalang Nadine. May maamong muka, may magandang katawan, bagaman ay morena, makikitang napakakinis nito. Ang ganda niyan sir, kapag nasa malapitan,
Kaso, galit sa mga lalaki, ani Aurelio nang mapansing nakatitig siya sa babae. Napatikim siya. Maraming babae sa Maynila kung tutuusin, pero dahil puro trabaho siya, wala nang panahon makipag-date sa edad niyang 27. Kung sakali mang magkakaroon ng girlfriend, gusto niya yung panghabang buhay na. Wala siyang panahon makipag-fling. Hindi niya rin hilig ang babaeng socialite. Parang mas gusto niya ang babaeng hindi mahilig sa mga parties at mga bar. Hindi niya pinansin ang sinabi na Aurelio at nanatiling nakatitig dito. O ano, nabusog ba kayong lahat? Siguro naman oo. Halatang nasarapan kayo sa aking banana queue. At sa mga gustong mag-order ulit sa akin ng banana queue, magpalista na sa aking assistant. Wala pang 15 minuto, tapos na magmerienda ang kanyang mga tauhan. Kumilos ang isang babae at naglabas ng notebook. Naglista ito ng kung ano, habang ang isa naman nagbilang ng pera. Diyan lang kayo sir ha, bibili lang ako ng merienda natin. Masarap to, huwag kang mag-alala. Ani Aurelio, bago patakbong tumalikod, muli niyang ibinalik ang tingin sa babaeng nagbibilang pa rin ng benta. Mukhang kinulang sa kita dahil panay ang kamot sa ulo. Yung mga hindi pa nagmerienda, ipapautang ko na yung natira pero bukas, siguraduhin yung may bayad ha. Habang tinitignan nito ang laman ng basket ay sigaw. Nagtawanan ng kanyang mga tauhan habang papalapit. Pambihira ka naman kasi na din, dapat lingguhan ng bayad. Alam mo namang linggo ang sahod namin. Reklamo ng isang pawisang lalaking lumapit sa babae. Hoy, pinandilatan ito ng mata. Huwag mong sabihin sa isang linggo pa ako bibili ng gamot ni ate. At dahil may hawak na banana queue ang lalaki, napilitan itong magpalista. Umalis lamang ang dalawang babae nang maubos na ang laman ng dalang basket. Natikman niya ang banana queue nito na dinala sa kanya ni Aurelio at nabusog naman siya. Habang pabalik na mansyon, hindi niya ito maiwasang isipin. He wanted to know more about this woman. Bukas, nais niya itong makita. Ang malas naman ng araw na to, Ami. Nagkakamot ng ulo si Nadine habang nakasimangot. Kapwa sila naglalakad sa initan pa uwi, bit-bit ang walang lamang basket. Oo nga, mas maraming lista kaysa sa nagbayad. Natatawa na lang si Ami, nasanay na lang ito sa kinikita nila sa dalawang araw. Kainis nga eh, wala tayong asenso nito. Naiinis pa rin ang boses ni Nadine. Inaasahan niyang makakabili ng mas maraming gamot ang kanyang ate, pero wala pa rin. Ilang hakbang pa silang magkasabay bago sumagot si Ami na nasa malalim na pag-iisip. Magpalit na kaya tayo ng racket, bes? Yung sinasabi ni Aling Bonita, yung sasayaw ka lang ng sexy sa stage, kikita ka na ng malaki. Inosente nitong turan. Marahan niya itong tinampal sa braso gamit ang kanyang pamaypay. Kung ano-anong iniisip mo, magsasayaw ka nga, nakahubad ka naman, ipapakita mo yung langit mo. Gusto mo ba yun? Napasimangot ito. Eh kasi naman na din, ilang buwan na natin itong ginagawa pero nakaipon ba tayo? Lugi pa sa mantika. Kakamot-kamot ito sa ulo. Nag-iisip siya habang panay ang paypay sa sarili. Tama naman ang beshi niya. Mas asensado pa nga si Mang Badong na may-ari ng Saba na kanilang ginagawang banana queue. Kakarampot man ang kinikita nila, kailangan niyang patusin. Araw-araw, kailangan uminom ang kanyang ate ng gamot, kundi susumpungin ito. Mabuting at kahit papaano, may iba pa siyang racket. Nakiusap lang siya kay kapitan na payagang umextra sa munisipyo para maglinis, pero dalawang araw lang. At ang natitirang tatlong araw naman sa kantin ni Aling Bonita bilang servidora, kumikita naman siya ng 150 sa kantin at 200 sa paglilinis, pero kapos pa din. Nga lang, malaking tulong na sa kanila kesa naman wala. Oh, ano na? May naisip ka na bang ibang racket? Lingon sa kanya ni Ami, pero hindi siya sumagot. Hay, mabuti pa siguro, maghanap na lang ako ng Amerikanong matanda para guminhawa naman ang buhay namin, o di kaya, bilyonaryong inchik. Sinabayan pa nito yun ng tawa at nag-peace sign sa kanya. Iiling-iling siya, anumang plano nito, walang magandang patutunguhan. Alam mo Ami, kung gusto mong umasenso, magsikap ka at huwag mong iaasa sa ibang tao. Panapos niyang sabi bago mas binilisan ang paglalakad. Naiinis siya sa sikat ng araw. Napakasakit kasi sa balat, pati ulo niya'y mainit din. Best naman, hindi ka na mabiro. Hinabol siya nito. Dinig niyang tinatawanan siya ni Ami. Hindi siya lumingon pero sumagot sa galit ang boses. Alam mo kung saan ako galit, di ba? Galit ako sa taong gusto mo.
Nakikita mo ba yung nangyari kay ate? Naghihinanakit niyang Saad. Natigilan ito pagkaway siya'y hinawakan. Ramdam nito sa kanyang boses ang sama ng loob. Nagsorry naman sa kanya si Ami. Kapag nakakarinig siya ng milyonaryong mga lalaking gusto nito, naiinis siya. Hindi naman lingid kay Ami ang sinapit ng kanyang ate Joanna. Nagmahal pero sinaktan at nasaan ang lalaki nagdulot ng matinding sakit sa ate niya. Ayun, masaya sa kandungan ng iba kaya wala siyang tiwala sa kahit na sinong mayayaman, mapanakit sila, manluloko at lahat kamumuhian niya. Pagdating sa bahay, humahangos na sumalubong sa kanya si Boyet. Ito ang katuwang niyang magbantay sa kanyang ate kapag umaalis siya. Maaga silang naulila sa ina at ang kanyang ama naman nakipagsapalaran sa Maynila. Lumuwas ito upang mag-apply bilang driver. 2 taon na ang nakakaraan. Nakapagtrabaho naman ito doon. Ang kaso, kalakip noon ay nakahanap ng ibang pamilya. Noong una, pinadadalhan pa sila ng pera kada buwan. Subalit ngayon, madalang na. Minsan, isang beses sa 3 buwan, madami itong dahilan. Kesyo buntis ang asawa, nanganak ang asawa, nagbayad ng renta at kung ano-ano pa kaya hinayaan niya na at sa awa ng Diyos nakakaraos naman sila araw-araw. Ang tanging dasal niya lang, gumaling na ang kanyang ate. Registered nurse kasi ito at nahinto lang sa trabaho noong mabaliw dahil sa isang lalaki. Nagkaroon ito ng matinding depresyon na umabot sa puntong ninais na nitong magpatiwakal matapos makunan sa dinadala. Nalaman kasi nitong bukod sa ate niya, may ibang babae ang boyfriend nitong minahal ng sobra. Ang lalaking ito ay si Zandro Montel, isang mayaman na negosyante sa Maynila. Nakilala ito ng kanyang ate noong bagong salta sa syudad ang kapatid. Tinulungan ito yung ate niya na makapag-aral hanggang sa makatapos. Kahit paano, may magandang naidulot sa kapatid ang lalaking minahal nito. Kaso nga lang sa huli, sasaktan din pala ang ate niya. Parang gumuhubigla ang buhay nito nang sabay nawalan ng anak at ng lalaking mahal. Hindi na kayanan ng kanyang ate ang depresyon hanggang sa ito ay nabaliw. 2 taon na rin itong may sakit at dahil sa kawalan ng pera, hindi niya maipagamot. Ayaw naman niyang dalhin sa mental hospital dahil baka lumala ang kondisyon nito. Padalas umiiyak ang kanyang ate kapag sinusumpong, sinasaktan ng sarili. Siya ang nagpapaligo rito, nagpapakain dahil hindi naman niya ito makausap ng maayos. Pilit siyang nagpapakatatag at sa edad niyang 23, daig pa niya ang isang ina na may nakaatang na problema sa balikat. Siya ang naghahanap buhay para may makain sila. Minsan, kapag hindi niya nakaya, iniiyak na lang niya dahil sobrang naaawa siya sa kapatid. Kapag pinanghinaan siya ng loob, paano na ang 2 kapatid niyang umaasa sa kanya? Ate, may problema. Salubong ni Boyet sa kanya ang binatilyo niyang kapatid. Bunso ito sa kanilang 3. 17 years old na at nahinto na sa pag-aaral para may katuwang siya sa pag-aalaga sa kapatid. Hindi mo ba dinala sa banyo? Tanong niya ng madat na ng kapatid na dumumi sa higaan. Hindi ko naman kasi alam ate, buti kong sinabi niya. Seryosong saad ni Boyet. Tama naman ito. Binaba na lang niya ang kanyang mga daladala. Tulungan mo na lang ako, buhatin natin para mapaliguan. Kumilos ka agad ito. Madalas, yun ang problema niya sa kapatid. Kapag gustong dumumi, kung saan maabutan ay doon na lamang, kahit pag-iihi. Okay sana kung may budget, bibili na lang siya ng diaper. Ang kaso, pagkain lang nila at gamot ng kanyang ate, eh kulang pa sa kanyang kinikita. Ako nang bahala dito, linisin mo na lang yung higaan niya. Utos niya kay Boyet, madali lang naman itong sumunod. Siya naman, agad inasikaso ang kapatid. Nagsimula niya ng tanggalan ito ng damit at paliguan. Habang ginagawa niya iyon, tawa ito ng tawa. May pagkakataong sinasabuyan siya ng tubig sa muka na tila bata at gustong makipaglaro sa kanya. Pero bigla itong hihintot iiyak. Sa muli, tatawa na naman. Parang nadudurog ang puso niya sa ayos nito. Pero alam niyang darating ang araw. Nagagaling ito. Hindi niya susukuan ang kanyang ate. Sir, yan po yung bahay ni Nadine. Kasama niya ang 2 kapatid na sina Boyet at Joanna. Ani Aurelio sa kanyang amo na inginuso ang isang bahay. Gabi na, nang maisipang alamin ni Enrico ang tinitirhan ni Nadine, curious lang siya sa babae at ayaw niyang ipagpabukas pa. Pareho silang nasa loob ng tinted na sasakyan at may 10 di pa ang layo mula sa bahay ng dalaga.
Nais niya na itong makilala. Sa unang pagkakataon matapos itong makita kanina, nagka-interest kaagad siya sa isang babae na first time na mangyari. Mabuti at kilalang kilala ito ni Aurelio. Sabi nga ng lalaki, walang hindi nakakakilala kay Nadine sa lugar na iyon. Bukod sa maganda't masipag, ubod daw ng bait, breadwinner ng pamilya, kaya kahit anong racket ay pinapasok. I see, nasan ang parents nila? Tanong pa niya na nagkakanda habang leeg, hoping na makita itong lumabas ng bahay. Naku, maagang naulila sa ina. Ang ama naman ito, may iba ng pamilya sa Maynila, kaya siyang naghahanap buhay para sa atin yung may sakit. Mahabang paliwanag ni Aurelio. Sakit? Lalo siyang na-curious. Natigilan muna si Aurelio na nakatingin sa kanya na para bang nakakita ng multo. May problema ba, Aurelio? Siya naman ay nagtaka. Kasi naman sir, mukhang type niyo si Nadine. Tinamaan ba kayo sa kanya? Kalaunan inatawa ito at nasa tono ang pagbibiro. Napatikim siya. Honestly, yes. And the first thing I know is to ask about her. Napapitik ito sa hangin. Naku sir, wag na ho kayo magtangkang manligaw dyan. Hindi kayo papasa. Natawa pa si Aurelio na ikinakunot ng kanyang noo. But why? Ayaw niya ba ng gwapo? Mas lalo siyang na-curious sa babae. Hindi sir, ayaw niya lang sa mayaman. Hate na hate niya yun, alam niyo kung bakit? At ikinuwento ni Aurelio sa lalaki ang tungkol sa atin itong nagmahal ng mayaman at sinaktan na ngayon, nasiraan ng bait. Napabuntong hininga naman siya. Pero hindi ko siya sasaktan, Aurelio, just in case na magustuhan niya ako. Aniya rito, parang hindi naman yata siya makakapayag na mabigo sa unang pagkakataon sa isang babae. Okay lang kung noong high school and college days, pero ngayon, nagkakaedad na siya. Nag-isip naman si Aurelio. Si amin na lang kaya sir, yun, naghahanap ng mayaman, maganda rin naman. Napabuntong hininga siya habang nag-iisip. Kalaunan ay nakangiti siyang tumingin kay Aurelio. May naisip na ako Aurelio para makalapit sa kanya. Abot tenga ang ngiti ni Enrico. Talaga sir? Paano? Tanong naman ito sa kanya pero matamis na ngiti lang ang kanyang tinugon bago nagayang umuwi na. Wala nang pag-asa pang makita ang dalaga sa mga sandaling yun dahil pinatay na ang ilaw sa sala. Marahil matutulog na ang mga ito. Kinabukasan, nagulat na lamang si Aurelio pagkakita sa kanyang nakasuot ng kupas na damit at butas-butas na pantalon. Sir, kayo ba yan? Nanlaki ang mga mata nito. Hindi lang naman si Aurelio ang nagulat, kundi pati si Marie. At ang naisip niyang paraan, magpanggap na mahirap na trabahador sa kanyang plantasyon, kukuntyabahin niya ang mga taong nakapalibot sa kanya para mapaniwala si Nadine na siya ay mahirap. Napangiwi naman sa Aurelio matapos sabihin na bahagi ng kanyang plano ang pagsusuot ng lumang damit. Naku sir, baka naman masisanti ako ni Madam Lucrecia kapag malaman niya na ang CEO ng Flores Corporation nagsasaka sa sarili nitong plantasyon. Kakamot-kamot dito sa noo. No, don't worry, this is my idea and mommy can't blame you, okay? Mahina niya itong tinampal. Paano nga pag nalaman niya sir, tignan niyo nga ho yung sarili niyo. Tinalo niyo pa ako, mas maayos pa itong suot ko. Halika na sa plantasyon, sasabihin mo sa kanila mamaya na bago akong trabahador, pamangkin mo or ano, basta huwag kang maingay at mamaya ipakilala mo ko kay Nadine. Nagpatiuna na siyang sumakay sa kotse at inantay na lang itong sumakay. Mahal, alis na kami. Pagpapaalam ni Aurelio sa asawa bago sumakay ng kotse. Si Marie kasi ang magbubukas ng gate. Ito lang namang dalawang tumatao sa bahay. Hindi naman iyon gaano kalaki. Kahit noong nabubuhay pa ang kanyang ama, hindi kumuha ng maraming maid. Kumaway naman ang asawa nito habang nakangiti. Sir, paalala lang, mainit ngayon, masusunog ang balat nyo. Parang tinatakot siya ni Aurelio. Binuhay nito ang makina ng sasakyan at pinatakbo. Nakadamit ako ng ganito Aurelio pero ako pa rin ang boss mo. To be honest, hindi ako sanay sa initan. Pero kaya ko siguro isang oras. Gagawin ko lang to kapag nandyan si Nadine. Lalakad ko na lang kayo kay Nadine. No need, kaya ko namang dumiskarte. Malakas ang loob niyang side. Nakita niya itong nag-thumbs up. Siya naman, malakas ang loob na mapapaibig si Nadine sa araw na iyon. Maagang gumising si Nadine
kahit na araw ng Linggo. Magluluto pa kasi siya ng almusal para si Boyet na ang bahalang magpakain paggising ng kanyang ate Juana dahil aalis din siya pagkatapos. Bahagya niyang itinupi ang jacket na suot hanggang siko paglabas ng bahay. Malamig ang paligid, madilim pa ng konti pero mas okay yun sa kanya kesa mainit. Naririnig niya ang ingay ng ibong naglalaro sa ibabaw ng malaking puno sa harapan ng kanilang bahay. Napapatingala rito si Nadine, tsaka siya nagsimulang humakbang pagbaba ng hagdan patungo siya ngayon sa bahay ng kaibigan. Ami! Tawag niya nang makarating. Gantong oras ang alis nila patungo kay Mang Badong upang mamakyaw ng saging na saba na gagawin nilang banana queue para sa merienda na dadalhin sa plantasyon. Medyo malayo-layo pa yun, kaya dapat na maaga. Magkape ka muna anak, halika, pasok ka. Si Itay Isko yun, na ama ni Ami, sakto pagbukas ng pinto. Maaga itong gumigising upang magsaka. May sariling lupa ang pamilya ni Ami, kaya kung tutuusin, nakakaluwag ito sa buhay, lalo at masipag si Itay Isko. Bukod dun, nag-iisang anak si Ami, ang kaso nga lang, sakitin din ang ina nito. Salamat ho, pero tapos na. Tanggi niya rito. Aalis na kami Itay, baka tanghaliin kami. Saktong palabas si Ami at naka-jacket na rin. Sige, mag-iingat kayo. Nakangiti ang ama nito. Gising na rin si Inay Claring at pinabaunan pa sila ng tigi-isang nilagang mais upang may kainin habang naglalakad patungo kina Mang Badong. Kalahating oras nilang lalakarin yun papunta at ganoon din pabalik. Mas makakatipid sila kung maglalakad. Pagdating, tsaka nila pagtutulungang lutuin ang banana queue dahil alas 10 ang merienda ng mga tauhan sa plantasyon. Inihanda ko na yung 100 pirasong saging para sa inyo. Pagkarating nila, saad ni Mang Badong, marami kasing umaangkat ng saging mula sa ibang baryo kaya nagpapareserve silang magkaibigan. Salamat Mang Badong! Binayaran niya na iyon upang makaalis na rin agad. Habang hirap silang pinagtutulungang buhati ng 100 pirasong saging na nangangalahati sa sako, may motor na huminto sa kanilang tapat. Nakangiti pa ang driver na si Daniel, anak ito ni Mang Badong. Sasabay ko na kayo na din. Wika nito, may sidecar ang motor ni Daniel pang deliver sa mga pa-order ng ama. Kung tutuusin, ay pagkakataon na sana nila Ami para hindi mahirapan sa pagbubuhat. Pero sa lahat ng ayaw niya, iyong nagpapalipad hangin. Okay naman si Daniel, gwapo't masipag, pero wala sa bokabularyo niya sa panahon ngayon ang mga ganoong bagay. Marami siyang priority sa buhay, isa na doon ang kanyang ate na higit kailangan ng atensyon at pagmamahal. Salamat na lang Daniel, pero may dadaanan pa kasi kami. Patuloy sila sa paglalakad at ayaw pansinin ng lalaki. Makulit naman itong sumunod. Grabe naman na din, kahit ba tignan ako ayaw mo? Libreng sakay na nga to. Tumatawa pa ito. Naku, kung alam ko lang na may hidden agenda ka kay Nadine, may gusto ka sa kanya. Ang sabi ni Ami, ngumiti si Daniel. Binata naman ako ah, masipag at may ipagmamalaking lahi. Natatawang tugon. Sinenyasan niya si Ami na huwag nang pansinin, kaya marahil nainip ito at nagpaalam na sa kanila. Bes, ang gwapo ni Daniel no? Kung mayaman yan, pinatos ko na yan. Total, ayaw mo naman. Habang tinatanaw papalayo ang motor ng lalaki, ay wika ni Ami. Hindi ako interesado sa ganyang usapin, Ami. Bilisan na lang natin. Anong oras na oh? Magluluto pa tayo. Tsaka niya binilisan ang paglalakad. Sige na nga, bes. I forgot kasi naman hater ka pala. Hindi na lang siya kumibo sa huling tinura ng kaibigan. Pagdating nila, katuwang na nagbalat ng saba at niluto sa bahay ni Naami. Hindi pwede sa kanilang bahay dahil delikado ang kanyang ate. Nag-aalala siyang mapaso ito. Nang matapos, tsaka lamang siya umuwi upang asikasuhin ang kapatid. Tsaka pa lamang din siya kakain, maliligo at mamaya magtitinda na. Samantala si Enrico ay nagkakanda haba-haba ang leeg sa pagtanaw kung paparating na ba si Nadine habang sinusubukang magtrabaho sa ilalim ng initan. Pawis na siya kaagad at nanlalagkit. Ganto pala kahirap magtrabaho sa bukid, kaya nauunawaan niya ang kanyang ama kung bakit minahal nito ang kanila mga tauhan dahil sa malaking utang na loob na pagsasakripisyo sa kanila. Ang sabi nito, kung wala ang mga ito, wala din sila.
Tinignan niya ang suot na relo kung anong oras niya dahil bakit napakatagal naman yata nitong dumating. Hindi dahil gutom siya, kundi nais niya itong makita. Ang kaso, tinanggal niya iyon kanina sa bahay para hindi halatang nagpapanggap lang siya. May kamahalan kasi ang relo na yun. Hoy Tisoy, bawal dito ang tatamad-tamad. Bulyaw sa kanya ng isang lalaki. Bahagya siyang napangat ng muka pagkarinig ng boses. Si Simon yun na tila ba kanina pa nakatingin sa ginagawa niya? Oo nga, binabayaran ka dito kaya magtrabaho ka ng maayos. Singit ng lalaki na kabalot ang mukha ng tela. Tulad niya, nakasuot ng kupas na damit at pantalon. Hindi niya lang matandaan ang pangalan, mukhang pinag-iinitan siya ng mga ito. Heto, gamitin mo. Anang isang lalaki na binato sa kanya ang bagay na pantabas ng damo. At doon ka sa matataas ang damo, sayang naman kasi yung unang araw mo na hindi ka magbabanat ng buto. Tsaka nagtawanan ng dalawa. Hindi niya nagustuhan ang pinakita ng dalawang bully at ayaw niya ng ganitong klase ng tao sa kanyang plantasyon. Ayaw niyang mainaaping trabahador, lalo at baguhan, pero dahil kailangan niya magkunwari para kay Nadine, sinunod niya ang dalawang lalaki. Pinulot niya ang asarol at tinungo ang itinuro sa kanya ni na Simon. Narinig niyang lalong nagtawanan ng mga ito habang siya nagtitimpi itong patulan. Iisipin niya na lamang na para kay Nadine ang ginagawa. Pagdating ni Nadine, parang lumukso ang puso niya pagkakita sa dalaga. Napakasimple nito at kahit sa malayo, mahalatang maganda. Palapit na sana siya sa nagtitinda ng merienda nang harangin siya ni Simon. Pasensya na Tisoy, kapag bago bawal magmerienda. Hala, trabaho. Sigaw nito sa kanya habang nakapamewang sa kanyang harapan. Sinamaan niya ito ng tingin kaya nag-react ang lalaki. Abat lumalaban ka? Pagsabi nun, hinawakan siya sa kwelyo at bago nakahuma, tumama sa panga niya ang isang suntok na naging dahilan upang mapasuray siya at masubsob sa lupa. Hoy, anong ginagawa niyo? Tumatakbo si Aurelio palapit sa kanila nang matanaw ang ginawa sa kanya ni Simon at agad siyang tinulungang tumayo na puno ng pag-alala. Pahara-hara, oras ng trabaho ang kupad. Walang pagsisising sabi ni Simon kay Aurelio. Naiinis pa nga siyang tinignan. Oo, kitang-kita ko yung katamaran. Kabago-bago dito ang asan kami. Sisantihin mo to Aurelio. Baka malaman pa ng amo natin na may lampas silang tauhan dito sa plantasyon. Singit naman ng isa pang lalaking mayabang. Nainis si Aurelio at dinuro ang dalawa. Naitayo na siya nito. Hindi niyo ba alam na? Agad niyang hinawakan si Aurelio sa braso upang pigilan sa gusto nitong sabihin. Okay lang ako. Anaya sa lalaki. Galit na binalingan ni Aurelio ang dalawang lalaki at dinuro. Simula ngayon, oras na lumapit pa kayo dito kay Sir, este kay Rico, mananagot kayong dalawa sa akin. Hindi ko sasantuhin ang mga pinaggagawa niyo sa mga bagong tauhan dito. Tubong Maynila si Rico at pamangkin ko siya, kaya wala pang gaanong alam sa bukid. Galit na saad ni Aurelio. Kaya pala malakas ang loob . Pamangkin niyo naman pala. Kahit tubong USA pa yan, ayusin niya ang kanyang trabaho. Hindi na ito pinansin na Aurelio, kundi inalalayan siyang maglakad palayo mula sa dalawa, tsaka inutusan ng bumalik sa trabaho. Sir, kung hindi kayo lalaban kay Simon, hindi niya kayo tatantanan. Nang makalayo at masigurong hindi na sila maririnig ng dalawa, ay sabi ni Aurelio. Umayos siya ng tayo at bahagyang huminto sa paglalakad. Talaga bang lahat ng bago? Ganito yung ginagawa niya? Bakit hindi mo naman ako binalaan? Paninisin niya sa lalaki. Nawala sa isip ko, sir, pero hindi naman lahat. Alam kasi ni Simon na hindi kayo lalaban sa kanya. Halata naman sa itsura niyo. Kakamot-kamot sa ulo si Aurelio. So you mean to say, kailangan ko silang labanan ng suntukan? Tumango ito. Oo naman sir, kung kaya ninyo. 1 point din yan para kay Nadine. Sabay nguso, sa dalagang nasa may di kalayuan at abalang nagtitinda ng banana queue. Tinignan niya ang dalaga at bahagyang napangiti. Saglit lang ang iting iyon dahil nakita niyang papalapit si Simon sa dalaga at ang isa pang lalaki. Nakita mo ba yun, sir? May gusto si Simon kay Nadine. Kung hindi mo lalabanan ng lalaking yun, matatalo ka. Wala lang si Simon kahapon, kaya walang maangas. Tila ba, tinatakot siya ng lalaki.
Malaki ang hakbang na lumapit siya sa gawin ni Nadine dahil kailangan niyang maunahan si Simon. Hindi siya magpapatalo sa lalaki pagdating kay Nadine. Kasunod niya si Aurelio na nagmamadali din ng mga hakbang. "Hi Nadine, na-miss mo ba ako?" Preskong boses ng lalaki mula sa likuran ni Nadine. Kilala niya ito, boses pa lang, nakakairita na. Hindi siya nagbigay ng kung anong reaksyon kay Simon at abala siya sa pag-aabot ng kanyang paninda habang si Ami naman ang kanyang tagalista. "Bukas wala kami rito, kaya yung may mga utang kahapon, pakibigay ng bayad." Sabi niya na lamang sa mga naroon. "Heto bayad sa akin, isama mo na ngayon." Agad nag-abot ng bayad kay Ami si Lloyd na isa sa kanyang mga suki. "Salamat Lloyd." Nginitian niya ang lalaki kasabay ang marahas na paghawak sa kanyang braso. At nang makita kung sino ang may-ari ng magaspang na kamay na yun, umiinit ang kanyang ulo. Walang iba kundi ang preskong si Simon. Matagal niya na itong kinaiinisan dahil sa napakayabang. Lahat ng bago sa plantasyon, inaangasan ng lalaki. Nagahari-harian ito sa loob, daig pa ang may-ari. Mabuting at palaging wala ang may-ari ng lupain, kundi matagal na itong nasisanti. "Bitawan mo nga ako," asik niya kay Simon. "Eh kung ayoko?" Inisihan siya nito. "Alam mo ikaw, pakipot ka pa eh. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo." Sabi pa at lalo siyang inilapit dito. Nagtawanan lang ibang nakakakita at isinigaw ang pangalan ni Simon. Ito kasi ang kinikilalang hari sa plantasyon. Pero sa tuwing babastusin siya nito, lalo lamang siya namumuhi sa lalaking to. Kung si Simon lang din, mas pipiliin na lang niyang magpakamatandang dalaga kasama ang kanyang ate Joanna. Kaya naman bilang premyo, binigyan niya ito ng mag-asawang sampal, dahilan para siya'y mabitawan. Dapat lang naman yun kay Simon, hindi siya papayag na gawin sa kanya ang mga bagay na ginagawa nito sa ibang babae. Balibalita sa kanilang baryo na marami ng babaeng binastos at hindi siya papayag na isa sa mga ito. Lahat ng naroon ay nagulat sa ginawa niya dahil ni minsan walang kumalaban rito. Nanlaki naman ang mata ni Simon sa ginawa niya. Galit na galit itong binalingan siya. Iniumang agad ang kamao sa mukha niya. Naghintay na lamang siyang dumapo sa mukha niya ang kamao nito. Sa takot, pinikit na lamang ni Nadine ng mariin ang kanya mga mata. Pero lumipas ang ilang minutong walang dumapong nakamao sa mukha niya. Kaya naman, napadilat siya ng mata niya. Una niyang nakita ang dalawang pares ng maduming tsinela sa kanyang harapan. Paakyat sa kupas nitong pantalon, sa lumang t-shirt at pataas sa mukha nito. Isang matangkad na lalaking may manipis na katawan pero fit sa suot nitong damit. Malayo sa mabatong katawan ni Simon, para siyang nakakita ng Korean actor sa mukha nito. "Pati ba naman babae papatulan mo?" Inis nitong sabi kay Simon, pero sa halip na matakot si Simon, natawa pa ang lalaki. "Ang lakas naman ng loob mo, Tisoy, para kalabanin ako." Nakangisi nitong sabi, "Rico ang pangalan ko para tanda mo." Matapang ding saad ng lalaking mukhang opa. Ang tikas ng tindig nito, yun bang kahit manipis ang katawan, hindi basta-basta mababali, hindi basta-basta yuyuko sa katulad ni Simon na barako. Kalaunan, umulan na ng suntok sa kanilang harapan, kaya tulala sila ni Ami sa dalawang nagsusuntukan. Sa wakas, nakahanap din ng katapat si Simon. Mas nais na lang niyang mawala ang mayabang na lalaki sa plantasyon nang mabawasan naman ang kayabangan nito, o di kaya pagkatapos ng sandaling yun, bumait na ito. Habang nagpapalitan ng suntok ang dalawa, naghiyawan ng mga tauhan, nagmistulang manok pang sabong dahil may mga pumusta sa malaopan na lalaki. Ang iba naman, pumusta kay Simon. Maging si Ami tumaya sa nagngangalang Rico, walang gustong umawat kahit na pareho ng duguan ang dalawang lalaki. Hanggang sa hindi nagtagal, bagsak sa lupa si Simon at walang malay. "Panalo ang manok ko!" Sigaw ng lalaking tuwang-tuwa sa pagkapanalo ni Enrico na ngayon naliligo na ng putik. Naghiyawan ng lahat sa tuwa. Si Aurelio ay napapapalatak, napapakamot sa ulot, napapailing. Ginawang manok ang boss nila, kung alam lang sana ng lahat. "Hi!" Bagaman sobrang dumi ni Enrico sa pakikipagbuno kay Simon, nagawa pa niyang magpa-cute kay Nadine. Ang tamis ng ngiti niya nang lumapit sa dalaga. Basta na lang binuhat si Simon ng mga taga-plantasyon at tinulungang magising, pero nanatili yung tulog, kaya ang iba, binuhusan ito ng tubig sa muka. Doon lang nagkamali ang lalaki. "Hello!" Ganting bati din ni Nadine
sa lalaking nagligtas sa kanya. Napapangiwi pa nga siya sa ayos nito. Ganoon man, nagpasalamat siya rito at bilang kapalit sa kabutihang ginawa sa kanya, sinamahan niya ang lalaki sa balon upang makapagugas ng maduming katawan. Bago ka ba rito? Tanong pa ni Nadine sa lalaki. Nasa balon na sila at nagsasalok na ito ng tubig. Tinuruan pa niya kung paano. Napansin niya lang na hindi nito alam ang gawain sa pagsalok ng tubig. Sa ayos ng lalaki, mukhang hindi sanay sa hirap. Kita naman sa namumulan itong kutis. Kahit may dumi ito sa muka, hindi nabawasan ng kagwapuhan. Bigla niyang sinaway ang sarili. Kailan pa siya naging ganito sa lalaki? Matari nga pala siya, nakalimutan niya na. Oo, kanina lang. Tugon naman ito. Hinubad ng lalaki ang suot na damit, kaya bigla siyang napatalikod. Ang awkward lang kasi. Napangiti naman si Enrico nang mapansing tila nahiyang humarap sa kanya si Nadine. Naghilamos lang siya at tinugasan ng maduming braso. Nakapants naman siya kaya hinayaan niya na ang maduming suot na pangibaba. Pinagpag niya na lamang ang damit tsaka sinuot na muli. Nang matapos, tumikim siya hudyat na pwede na itong humarap. Naghanda ka agad siya ng ngiti para sa magandang dalaga. Ay, Mariko, lahad niya ng kamay. Ikaw, kunwari hindi niya alam or gusto niya lang na mahawakan ng palad ng dalaga. Nadine, alanganin pang inabot nito ang dulo ng kamay niya at saglit na naglapat ang palad nila. Pero napakasaya niya, bukod dun nakita niya rin ang matamis bagaman alanganin din itong ngiti. Ilang segundo din silang nagtitigan at nagpalitan ng ngiti. Sina din ang tipo ng babaeng kapag tinitigan mo, mas lalong gumaganda. Sa lawak ng mundo, dito lang pala niya matatagpuan ang destiny niya. Sina din ang babaeng gusto niyang pakasalan. Ngayon, sigurado na siyang hindi ito basta crush lang. Mahal niya na or na love at first sight siya. Matanong nga kita, bakit ka nga pala nandito, Rico? Mukhang hindi ka naman sanay sa hirap. Pabalik na sila nang magtanong si Nadine. Ano pa ba syempre para magtrabaho? Nilingon siya nito na parang ayaw maniwala pero walang sinabi at nagkibit-balikat lang. Sumingit ka agad siya sa dalaga na papasyal mamayang gabi sa bahay nito. Ayaw niya naman na ma-zero ang pagiging superhero niya kanina. Medyo masakit pa nga yung tama ng suntok ni Simon sa mukha niya. Sa dami ng lalaki may gusto kay Nadine, gusto niyang makipagunahin. Ngayong taon niya gustong mag-asawa at bumuo ng pamilya. Ano naman ang gagawin mo sa bahay? Makikipagkaibigan, hindi ba pwede? Huminto siya upang ito'y titigan. Naku, wala akong panahon dyan, Rico. Pasensya na, alam kong maganda ako at sa panliligaw mauwi yung pakikipagkaibigan mo sa akin. Kaya ngayon pa lang, sasabihin ko sa'yo na hindi pwede. Big no! Kinumpas pa ni Nadine ang kamay nito sa harap niya. Napangiti naman siya. Paano mo naman na sigurong liligawan kita? Sinadya niyang tumawa ng nakakaloko. Natigilan naman si Nadine habang nakikitang tumatawa ang lalaki. Medyo napahiya lang naman siya ng konti. Bakit niya naman kaagad dinisip ang bagay na iyon? Sige na, pwede ka nang pumunta sa bahay mamaya. Siguruhin mo lang na hindi ka maniligaw. Irap ni Nadine sa lalaki upang takpan ang nararamdamang hiya. Tsaka niya ito iniwan. Nakasunod naman ang tingin si Enrico sa dalaga. Naabot tenga ang ngiti. Siyempre, hindi pa ngayon na din. Hindi pa man, masaya niyang bulong, tsaka siya bumalik sa trabaho. Nakita niyang masamang nakatingin sa kanya si Simon nang madaanan niya. Walang emosyong tinignan lang din niya ito. Nakipagtagisan ito ng matapang na tingin sa kanya. Nagbabanta, sa kabila ng ginawa sa kanya ni Simon, wala siyang balak na tanggalin ito. Kundi, binigyan niya lang ng leksyon. Hindi lahat ng baguhan, pwede nitong apihin. Dapat nitong matutunang pakitaan ng maayos ang lahat, baguhan man o dating mga kasama, maging aral sana rito ang nangyari kanina. Pinayagan kanyang dumalaw, sir? Pag-uulit na Aurelio sa sinabi ni Enrico. Heto, at nagsisimula na ulit siyang magtrabaho, nagbubungkal ng lupa at mamaya, babasain bago taniman ng mga buto. Kapag baguhan, dito ang pwesto, ito ang pinakasimpleng ginagawa ng trabahador maghapon. Pero ngayong naranasan ni Enrico ang hirap, tsaka niya na pagtanto na hindi madali ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Mula sa pagtatabas ng matataas na damo, pagpapataba ng lupa at pagsasali ng binhi hanggang sa pag-harvest, tunay na nakakapagod ang ginagawa ng mga ito.
pero patuloy na nagsasakripisyo para sa kanila. Oo, maiba tayo. Tumayo siya ng maayos at tinanawang napakalawak na lupaing puno ng mga trabahador, bawat isa ay may tungkulin. Ramdam niya ang pawis na tumutulo sa noo niya hanggang likuran, hindi sapat ang hangin para pawiin ang init ng panahon. Bilangin mo yung mga tauhan at bigyan mo ng tagiisang sakong bigas. Gagawin mo yun kada pangalawang buwan. Seryoso niyang utos. Ho! Halos humaba ang leeg nito. Sir, kailangan niyo ata munang tanungin si Madam Lucrecia. Dagling dagdag, umiling siya rito. Nakikita mo ba ito? Turo niya sa pangbungkal ng lupa, tsaka inabot kay Aurelio. Napakamot naman ito sa ulo habang inaabot yun. Anong gagawin ko dito? I give you 3 minutes to do what they do. Turo niya sa mga tauhan. At matama niyang pinagmasdan ito nang sundin siya. Tulad niya ipawisan din ito bilang tagapamahala ng plantasyon. Hindi naman actual na ginagawa ni Aurelio ang bagay na katulad ng iba. Katiwala ito at tagabigay lang ng sahod ng mga tao, tagautos sa mga dapat gawin at mapanatiling nasa tama ang lahat. Sa ilang taon, wala naman siyang nakitang problema. Ngayon niya lang napagtanto na hindi sapat ang natatanggap ng mga ito sa maghapong pagtatrabaho. Kagaya na lang ng iba na kailangang utangin ng banana cue ni Nadine dahil sa walang pera. Hindi kumibo si Aurelio matapos ng 3 minutong ibinigay sa kanya ni Enrico, tsaka niya na-realize ang sinabi nito. Kinahaponan, naghanda na si Enrico upang pumasyal sa bahay ni Nadine. Kita niya agad itong nasa bakuran at nagsisiga ng tuyong dahon sa malaking puno. Hi! Naghanda ka agad siya ng matamis na ngiti sa labi. Nginitian din siya ng dalaga pagkakita sa kanya. Ito na ang magandang simula ng lahat para sa kanilang dalawa ni Nadine. Iyon ang nararamdaman niya. Tuloy ka, Rico. Hindi ko inaasahang seryoso ka sa sinabi mo kanina. Ani Nadine sa binata. Sinipat niya ito mula ulo hanggang paa. Tulad kanina, nakasuot lang ito ng lumang damit. Nakashort nga lang. Walang espesyal sa lalaki. Sadyang malakas lang ang apil nito. Salamat. Mukha ba ako nagbibiro kanina? Patanong na tono ni Enrico. Hindi niya maialis ang mga titig sa magandang dalaga. E wala naman talagang seryoso sa panahon ngayon. Hindi na uso yung makikipagkaibigan ka lang, pero sa bahay mo pupuntahan. Palatak nito, tumalikod na ito upang magsimulang pumanhik sa taas. Mas maganda pa rin kung dito kita pupuntahan. Habang nakasunod, inililibot niya ang mata sa paligid. Hindi kalakihan ng bahay na gawa sa kahoy at kawayan, pero malinis mula sa labas hanggang sa loob. Pag-akit ng hagdan na 3 baitang lang naman ay may maliit na balcony. Mahalatang mahilig sa halaman ng dalaga dahil napalilibutan iyon ng mga bulaklak. Ang iba ay nakasabit pa sa gilid ng dingding. Si Ate Joanna nga pala, may medical condition kaya hindi mo makakausap. Si Boyet, bunso namin. Pagpapakilala nito sa dalawang kapatid na nasa loob ng bahay. Binati siya ni Boyet maliban sa isa nitong kapatid na tahimik na nakaupo lamang, nakasandal sa sofa at tila inaantok. Tsaka siya inaniyahang maupo mismo sa pinakateres ng bahay. Naaaliw siyang tinititigan si Nadine. Wala naman siyang balak manligaw ng maaga. Baka busted agad. Tingin niya kay Nadine, isa sa mga rason kung bakit ay dahil sa kondisyon ng kapatid. Ang nais niya ngayon, tulungan ito yung hindi nito malalaman na mula sa kanya ang tulong na yun. So, kamusta ang maghapon sa plantasyon? Nakaupo na ito sa kanyang tabi isang dipa ang layo, nakapatong ang dalawang paa at pinagsalikop ang dalawang kamay doon paharap sa kanya. Tsaka paano mong nalaman tong amin? Hindi ko naman sinabi yung address ko. Pagtataka nito, ngumiti siya. Maraming nakakakilala sa'yo rito, nagtanong-tanong lang ako. Hindi ito kumbinsido sa sagot niya, tipong nagdududa pang tumingin sa kanyang gawi. Zandro! Pareho sila ni Nadine na palingon sa pinanggalingan ng boses mula sa pintuan. Nakangiti sa kanya ang kapatid ni Nadine at bahagyang papalapit. Ate, hindi siya si Zandro, kaibigan ko siya. Wika ni Nadine. Pero ang babae, dagling nakalapit at niyakap siya. Mahal na mahal kita, Zandro. Bakit mo ko iniwan? Hindi ko kayang mawala ka. Umiiyak na sabi nito. Ramdam niya ang pag-agos ng luha nito sa kanyang balikat at dama niya ang mahigpit na pagyapos.
Pilit itong inilayo mula sa kanya ni Nadine at habang ginagawa iyon ng babae, mas lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. Sinanyasan niya si Nadine na hayaan na lang hanggang sa huminto ito sa pag-iyak. Nakita niyang naging balisa ito at tila nahihiya. Hindi naman niya inaasahang mapagkakamalan siya nitong si Zandro. Hinagod-hagod nito ang likod ng kapatid, tsaka pa ito bumitiw matapos umiyak ng matagal. Zandro, huwag mo na akong iwan ha, please. Huwag ka nang aalis. Hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi na mas lalo niyang ikinagulat at tinitigan. Kita niya ang sakit sa mga mata nito dahil sa masaganang luhang pumapatak sa mga mata nito. Promise, hindi na kita iiwan. Aniya, upang huminto ito sa pag-iyak. Hinawakan niya ito sa kamay at mariing pinisil upang maramdaman ng babaeng nandito lang siya. Nauunawaan niya ang kalagayan ng kapatid ni Nadine. Parang alam niya na ang rason kung bakit ito nagkaroon ng sakit. Tumango-tango si Joanna na tila nauunawaan siya. Ngumiti kahit naluluha at muling yumakap sa kanya. Naroon na naman ang pag-aalala at hiyang nararamdaman ni Nadine para sa bisita sa pagkakataong yun. Paano naman kasi naisip ng ate niyang si Zandro to? Hindi naman niya akalaing mangyayari ang ganito. Tahimik lang naman ang ate niya kanina, pero bigla na lang tumayo pagkakita kay Rico at ni Yapos. Nagpapasalamat na lang din siya na nauunawaan naman ni Rico ang kalagayan ng kanyang kapatid. Kahit na wala itong alam, hinayaan nito yun hanggang sa huminto, bagkus, pinatahan nito. Katunayan, hindi umalis sa tabi ng ate Joanna niya hanggat hindi humihinto sa pag-iyak. Pasensya ka na kay ate ha. Hiyang-hiya tuloy si Nadine kay Rico habang iniyahatid ito palabas ng kanilang bahay. Nakatulog na noon ang kanyang ate at malalim na ang gabi. Ayos lang, nakangiting tugon ng lalaki. Ano bang nangyari? Pag-uusisa nito. Ikinuwento naman niya kung paano nito nakilala si Zandro Montel na naging dahilan kung bakit nagkasakit ang kanyang ate. Tumango lang si Rico matapos iyong mapakinggan na tila ba nauunawaan. Okay lang ba kung wag ka nang bumalik dito, Rico? Baka mamaya, umasa na naman si ate kay Zandro. Inakala talaga niyang ikaw yun. Nakikiusap siya sa lalaki. Bakit naman? Malay mo ako yung dahilan para maibalik sa dati yung ate mo. Ayaw mo ba yun? Nasa pagbibiro ang tono ni Enrico. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Rico. Malalim ang pinag-ugatan ng lahat kaya naging ganito si ate. Baka dumating ang araw na mapasubo ka. Ikaw din. Pag-aalala ni Nadine. Makailang sandaling hindi umimik si Rico na para bang nag-iisip bago tuluyang nagpaalam sa kanya. Tsaka lang tila nabunutan si Nadine ang tinik sa dibdib dahil sa nangyari kanina. Agad niyang tinungo ang silid ng kapatid. Si Boyet ay tulog na rin. Naawa siyang tinignan ng kanyang ate Joanna sa isang kama. Mahimbing na itong natutulog. Sa pagdating ni Rico sa buhay nila, muli niyang narinig na nagsalita ang kapatid niya. Kanina, tila ba naibalik sa dati ang kapatid niya? Kung si Rico man ang magiging daan upang maibalik ang kanyang ate, dapat niya bang ipagpasalamat yun? O dapat ba na hindi na magpakita ang lalaki? Nahirapan tuloy siyang makatulog sa gabing yun kakaisip. Habang si Enrico naman pagdating, tinipaka agad ang pangalan ni Zandro Mortel sa kanyang laptop. Hahanapin niya ito para kay Joanna at kapag nangyaring gumaling ang ate ni Nadine, may 1 point siya sa dalaga. Hindi niya na kailangang sabihing mahal ito, kundi mas magandang ipadama niya na lamang. Nang mag-flash ang pangalan ni Zandro Mortel sa screen, saglit niyang binasa ang article tungkol dito. Hindi nalalayo sa mga Flores ang negosyong hawak nito sa Pilipinas. Nalink ito sa isang modelong si Cynthia Robles. Ikinasal ito 2 years ago at ngayon, anal na sa asawa. Pero may panibagong kasintahang nagngangalang Harshi Brunea. Naiiling siya sa dami ng babae nito. Samantalang siya heto, 50-50 pa sa babaeng nagugustuhan na para bang kailangan pa niyang dumaan sa butas ng karayom, masungkit lamang ang puso ni Nadine. Nag-email kaagad siya sa lalaki. Nasa larangan ito ng negosyo, kaya alam niya ang paraan kung paano ito makakausap. Hindi niya ito patatagalin dahil nais niyang mapaibig si Nadine. Matapos magpadala ng email kay Zandro, tsaka siya nagbihis at natulog. Kinabukasan ay araw ng Lunes, kaya sa munisipyo ang duty ni Nadine. Maaga pa sa alas 4 ang bangon niya, as usual, para magluto ng almusal nila. Alis na ako, Boyet ha?
Si ate, pakainin mo't painumin ng gamot pagising. Bilin niya sa bunso pag alis niya. Oo ate, hindi ka ba iahatid ng boyfriend mo? May panunudyo ang boses nito, kaya kinunutan niya ito ng noo. Sinong boyfriend? Sus si ate, kunwari hindi naaalala may bisita kagabi. Lalo siya nitong tinudyo. Pinamaywangan niya si Boyet. Hindi ko boyfriend si Rico kung siya yung tinutukoy mo. Mataray niyang wika. Baka hindi pa pero nanliligaw. Tsaka siya tinawanan. Hindi rin. Naiinis niya lang itong tinalikuran dahil tiyak hindi siya tatantanan ito. Tuloy-tuloy siya sa baba matapos isara ang pinto. Pantalon at t-shirt lang ang suot niya. Total, maglilinis lang naman siya. Paglabas ng bakura nila, saktong may pumaradang motor bigla sa harapan niya. Isang lumang motor na sa tingin niya, konting takbo lang, kakalas na ang manibela. Pero dahil gwapo ang driver nun, ay nagmistulang bago ang lumang sasakyan. Walang iba, kundi si Rico. Nakangiti pa sa kanya ang lalaki, nakasuot ng mas maayos kaysa kahapon. Nakapolo kasi ang lalaki at nakapantalong maong na fit dito. Diba sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang babalik dito, baka makita ka na naman ni ate. Pagpapaalala niya kahit napapatanga siya sa lalaki. Bumaba ito sa lumang motor tsaka inalalayan siyang sumakay. Ihatid na kita sa trabaho, magpapaalam kasi ako sa iyong luluwas ng Maynila, baka bukas or sa susunod. Pagpapaalam nito. Naisin mang mag-usisa ni Nadine, hindi niya na nagawa. Wala naman siyang pakialam kung anong buhay meron sa Maynila ang lalaki. Sa tingin niya naman, hindi talaga ito nagtungo sa lugar na yun upang magtrabaho lang sa plantasyon. Naisip niyang nasa Maynila ang pamilya nito. Kailan naman ang balik mo? Tanong na lang niya or kung babalik pa nga ba ito. Pero kung tutuusin, mas okay kung hindi na. Siyempre, babalik pa ako. May mahalaga lang akong gagawin. Tsaka siya nalagyan ng isa pang helmet bago magsuot ng sarili nitong helmet. Teka, hindi ako sasakay dyan. Tsaka hindi mo naman kailangan magpaalam sa akin, Rico. Para ano? Huwag kang mag-alala. Mukhang lumalang ito pero maayos pa naman. Tsaka ito sumampa sa kakarag-karag nitong motor. Hindi na lang siya nagsalita at napilitang sumakay. Humawak ka, aalis na tayo. Pagkasabi nito, kinuha ang isang kamay niya at nilagay sa tagiliran ng lalaki. Wala naman siyang nagawa kundi ang kumapit sa damit nito nang humaharurot na ang motor. Naging tampulan tuloy siya ng tukso sa trabaho dahil sa paghatid sa kanya ng isang lalaking hindi nga naman niya matanggihan pero dead malang. Dalawang araw siyang naka-duty sa munisipyo bilang tagalinis at tatlong araw kinabunita kaya medyo nabisi siya at sa sobrang pagiging abala nga niya ay hindi namamalayang lumipas ang limang araw at sa limang araw na iyon, hindi nagpakita pa si Rico, totoong ang lumuwas ito ng Maynila. Bakit kaya wala pa si Pogi? Nagkakanda haba ang leeg ni Ami na ang tinutukoy ay si Rico. Sabado ngayon, kaya as usual, nasa plantasyon sila upang magtinda ng banana queue. Ba't parang interesado ka? Akala ko ba mayaman ang gusto mo? Tanong niya kay Ami na nagtataka. Eh kung kasing gwapo ba naman ni Rico, kahit hindi na mayaman, kung papatulan lang ako nun? Nakangiting saad ni Ami. Ewan ko sa'yo. Aniya, sabay sigaw ng, banana queue kayo dyan. Dahil saktong kararating lang nila. Pansin nilang nagtayuan ang lahat ng mga trabahador at kanya-kanyang bili. Siyempre, bilang niya ang bawat tao sa plantasyon at alam niya yung mahilig mangutang at hindi. Oy, wait lang ha. Anong meron? At bukod sa masigla kayo, walang nagpapalista. Akala ko ba Lunes ang sahod? Ani Ami sa mga ito. Good news Ami, nung Lunes, alam mo, nagpa-meeting si Aurelio dahil sa isang announcement. Saad naman ni Lloyd? Tungkol naman saan? Halos magkapanabay pa sila ni Ami nang magtanong sila. Eh kasi simula ngayon, may tigi isang sakong bigas na ang bawat trabahador kada dalawang buwan. Kaya ang sasahurin namin, pambili na lang ng ulam. Diba? Malaking ginhawa. Singit ni Mang Nestor na halos dekada nang nanunungkulan sa plantasyon. Nanlaki ang mga mata nila ni Ami. Eh kung ganoon, pwede kayong magtrabaho na lang din ako rito kaysa magbenta ng banana queue. Bukod sa may sahod na, may isang sakong bigas pa.
Nasisiyahang saad ni Ami. Eh kung kaya mo ba, bakit hindi? Wika naman ni Lloyd, tsaka nagtawanan ng mga nasa paligid nilang kumakain ng banana cue. At alam nyo ba kung sino ang nakaisip niyan? Singit naman ni Mang Delphine na katulad ng ilan, matagal na ring naninilbihan sa lugar. Eh sino nga ba? Pag-uusisa ni Ami. Yung anak daw mismo ng may-ari. Nasilip daw kasi minsan ang hirap ng buhay dito, kaya marahil ay naawa. Sabi pang muli ni Mang Delphine. Eh Mang Delphine, ito ho bang anak ng may-ari ay binata pa? Tila, biglang naging interesado si Ami. Bahagya niyang si Nico ang kaibigan. Akala ko ba, si Rico ang type mo? Singit niyang tanong. Siyempre, doon pa rin ako sa mayaman no. Hindi baling pangit, basta makapalang bulsa. Di ba Mang Delphine? Tanong ni Ami sa lalaki. Natatawa namang tumango ito. Siya naman, binaliwala na lang ang usapan at nag-focus sa kanyang paninda. Malaking advantage ngayong may ekstrang pera na ang mga trabador dahil kompleto ang kita nila. Hindi nga maampat ang ngiti niya habang nagbibilang ng benta. Kompleto yun, kaya may pambili na siya ng gamot ng kanyang ate. Bitiwan niyo ako, ayokong sumama sa inyo. Malayo pa'y naririnig niya na ang malakas na sigaw ng kanyang ate, kaya napatakbo siya bigla kasunod ang kaibigan. May nakaparadang sasakyan sa harapan ng kanilang bahay at kasalukuyan na noong isinasakay ang ate niya ng mga kalalakihang nakaputi at may suot na mask. Habang si Boyet naman walang magawa dahil pigil ito ng isa pang lalaki. Bitawan niya yung ate ko. Saan niyo siya dadalhin? Awang-awa siya sa kanyang ate dahil umiiyak ito at nagmamakaawang ibaba ng sasakyan. Kaso nakabalot ang dalawang kamay nito ng puting tela maging ang mga paa nito. Ma'am, wag ho kayong mag-alala. Sa medical health care lang namin dadalhin yung ate mo para matugunan ng tamang gamot para sa katawan niya. Mabait naman ang isang lalaking sumagot sa kanya, pero hindi siya kumbinsido. Nararamdaman ni Nadine kung sino man ang mga taong ito, hindi magiging maayos ang trato sa kapatid niya. Kinalampag na ni Nadine ang bintana ng sasakyan habang pigil-pigil siya ni Ami sa kamay. Gusto niyang buksan yun dahil lalong umiyak ang ate Joanna niya pagkakita sa kanya. Nang makaalis ang sasakyan ay hinabol pa ito ni Nadine habang nagmamakaawang ibalik ang kanyang ate. Tama na Nadine, malaking bagay na matulungan yung ate mo't maipagamot. Isipin mo na lang, ito ang makakabuti para sa kanya. Payo ni Ami at niyakap siya ng kaibigan. Sa hindi kalayuan, kita ni Enrico ang nangyayari. Nabigo siyang ibalik si Zandro kay Joanna dahil ang sabi nga ng lalaki, hindi na nito mahal ang dating nobya or mas tamang sabihin sadyang mapaglaro ang lalaki. Kaya naman ito lang ang paraang naisip niya upang maipagamot ang ate ni Nadine. Darating ang araw na magpapasalamat pa ang dalaga sa mga taong kumuha kay Joanna kapag magaling na ang babae. Linggo at walang ganang bumangon si Nadine. Halos magdamag siyang balisa at hindi makatulog sa kakaisip kung anong nangyayari ngayon sa kapatid niya. Nag-aalala at baka sinasaktan ito na hindi niya alam kung saan ito dinala ng mga kalalakihan kahapon. Nadine! Bes! Hanggang sa narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Ami. Hindi siya sumagot, wala siyang balak bumangon at magtrabaho. Ngayong wala na ang kanyang ate, wala nang dahilan para magsikap siya. Kalaunan, kumatok na ito sa kanilang pintuan. Narinig niyang si Boyet ang humarap kay Ami. Pinatuloy ito at ngayon, nasa kwarto niya na ang kaibigan. Nagtulog-tulugan siya upang iyon ang isipin ni Ami para lang umalis na lang ito. Anong kalukuhan to, bes? Tanghali na kaya, no? Tumabi ito sa gilid ng kanyang papag. Alam na nitong hindi siya totoong tulog, kundi nagtutulog-tulugan lang. Batid ni Ami na gantong oras ang gising niya at nasanay na ang kanyang mga mata. Tinatamad ako, Ami. Nakapikit pa niyang sabi. Nadine, huwag mo nang isipin pa si Ate Joanna. Alam nating pareho na malaking bagay sa kanyang maipagamot. Ilang taon na siyang ganyan at ilang taon ka nang naghihirap sa kanya. Doon magiging maayos ang buhay niya. E paano kung hindi, Ami? Naiiyak niyang tanong. Naninikip ang dibdib niya at para siyang kakapusin ng hininga. Nakita mo ba kagabi kung paano nila kinuha si Ate? Tinakot nila ang kapatid ko. Aniya pa na halos sumagulgol.
Eh kung positive kang mag-isip na din yung hindi ganyan, ang mahalaga ngayong maipagamot na siya at malaki ang chance na gumaling siya. Bukod dun, wala ka nang iisipin pang babantayan, eh di makakapagtrabaho ka na ng maayos. Pwede na tayong lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho dahil kakarampot ang kinikita natin sa pagtitinda ng banana queue dito at pag-extra kay Bonita. At hindi lang yun, baka sa Maynila ko na mahanap ang hot billionaire na destiny ko. Tila kinilig pa ito sa huling tinuran, pero kahit may punto si Ami, hindi pa rin siya nagpahinuhod. Umiiyak at nag-aalala pa rin siya. Hinilot-hilot na nito ang kanyang likod, mapatahan lamang, pero hindi naman iyon umubra. Ang nangyari, hindi sila nakapagtinda sa araw na yun, pero hindi siya iniwan ni Ami na natili ito sa bahay nila hanggang sa nakitang okay siya. Wala siyang ganang kumilos, kaya nga ito na ang nagluto para sila'y makakain. Si Boyet ay umalis pagkatapos kumain at pumunta sa mga kaibigan. Hindi kasi nito yung nagagawa dahil sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Hapon na nang siya'y maging okay. Nagpaiwan na siya kay Ami, pero sabi nito, sasamahan daw muna siya at baka kapag naalala ang kanyang kapatid, umiyak na naman siya. Salamat Ami, pero okay lang talaga ako. Ipinagtutulakan niya na ito dahil nga magagabi na. Umaga pa ito sa kanila. Siguraduhin mo lang na hindi ka naiiyak ha. Oo na nga, hindi na. Kalaunan, may narinig silang buzzer ng motor na nagpatanga sa kanilang dalawa. Si Rico yun. Natatandaan niya ang tunog na yun. Dagli siyang tumayo at sumilip sa bintana. Hindi nga siya nagkakamali. Ibig sabihin nito, nakabalik na si Rico mula sa Maynila. Anong ginagawa ni Pogi rito? Mukhang naliligaw ng bahay. Nakanganga si Ami habang nakatanaw sa lalaking nasa labas ng bahay nila. Pababa na noon si Rico sa luma nitong motor at may bit-bit pang bulaklak. Aba, at may pabulaklak pa. Ani Ami nang mapatingin sa kanya. Nagmamadali siya nitong hinila palapit sa kama, tsaka nagmamadaling nagbukas ng kanyang kabinet, kumuha ng maayos na damit at inabot sa kanya. Magbihis ka dali at ako ang haharap kay Rico. Tsaka siya nito iniwan sa kwarto. Napapasunod lang siya ng tingin dito. Hi Rico, tuloy ka. Dinig niyang pinatuloy agad ni Ami sa loob ang lalaki. Kakaiba din itong si Rico, sumasabay pa sa mood niya. Niayaw nga niya makipag-usap ngayon. Maya-maya, kinakatok na siya ni Ami. Maayos naman ang maluwag niyang suot na t-shirt kahit na luma. Kaya binalik niya na ang damit na kinuha nito sa kabinet para sa kanya. Tsaka siya lumabas ng silid. Good evening Nadine. Labas ang pang-commercial nitong ngipin nang batiin siya ni Rico. Walang gana siyang umiti. Si Ami naman nagpaalam na uuwi na. Mukhang nananadya pa ito dahil hindi nagpapigil sa kanya. Para sa'yo, abot ni Rico ng bulaklak sa kanya. Nadaanan ko lang pabalik galing Maynila. Medyo laya na, pasensya na. Alanganin pa ito. Napatingin siya sa dala nitong bulaklak, pero hindi niya inabot yun. Nanliligaw ka ba sa akin, Rico? Diretso at walang emosyong tanong niya sa lalaki. Unang pagkakataong nakatanggap siya ng bulaklak dahil ito lang naman ang naglakas loob sa kanyang dalawin siya nito sa bahay. Lahat ng sumubok ay busted agad. Oo, kung papayagan mo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at nakita niya ang sinseridad nito. Pasensya na, pero wala akong tiwala sa mga lalaki. Pare-pareho kayong mga manluloko. Sa una lang kayo magaling. May halong inis ang kanyang boses. Dama niya pa rin ng sakit dahil sa nangyari sa ate niya. Galit siya sa lahat ng lalaki at nadamay lang ito. Nakita niyang tumango si Rico. Bakit mo naman sinisisi sa lahat ng lalaki ang kahinaan ng iba? Siguro nga hindi ako perpektong tao at hindi ko maipapangakong maibibigay ko sa iyo lahat, pero bakit hindi mo muna subukan? Pangungulit nito at nakita niyang humakbang palapit sa kanya. Binitiwan nito ang hawak na bulaklak at kinuha ang kanyang palad. Ang akala ni Enrico na hindi niya na masasabi pa yung nararamdaman kay Nadine, pero sa tuwing nakakaharap ito, gusto niyang ipadama sa babae na hindi ito nag-iisa, na hindi ito malungkot dahil nandito siya, dahil mahal niya ang babae. Alam niyang na-trauma din ito sa nangyari sa atin ito, pero ayaw niyang sayangin ang pagkakataon na ito ay makasama. At ayaw niyang sayangin ang pagkakataong maipadama niya sa babae ang tunay niyang nararamdaman. Wala akong kayang ipangako sa iyo na din, maliban sa pagmamahal ko.
Hindi naman kita minamadali. Handa akong maghintay. Marahan niyang pinisil ang palad ng dalaga. Naramdaman niyang binawi ni Nadine ang palad at tinago sa may likuran at nag-iwas ng tingin. Walang tugon na tila ba pinag-iisipan ang sinabi niya. Ngumiti lang siya rito. Tara, sumama ka sa akin. Pagkuhan ay hinawakan niya ito sa kamay at hinila palabas ng bahay. Napasunod naman ito. Alam niyang nalulungkot si Nadine dahil wala ang kapatid nito at gusto niyang ipasyal ang dalaga para panandalian itong makalimutan ng pangungulila sa kapatid. Para kay Nadine, lahat ay gagawin niya. Dinala lang naman siya ni Rico sa Baywalk kung saan may 3 oras ang biyahe mula sa kanila dahil nga iyon ay probinsya. Humalo sila sa mga taong namamasyal at naglalakad-lakad nang mapagod na upo sa bench na nakahilera dun. Siguro, mas madalas nating gawin to para hindi ka nalulungkot sa pagkawala ng ate mo. Ani Enrico kay Nadine, simula nang dumating ay tahimik lang ito. Nagtataka naman itong napatingin sa gawin niya. Paano mo naman nalaman? Kunot noon itong tanong. Narinig ko kanina sa plantasyon, kaya nga wala kang tindang merienda. Palusot ni Enrico, tiyak niyang hindi magugustuhan kapag malaman ng dalaga na siya ang may pakinanang lahat. Nawala ang pagtataka sa mukha nito at napalitan ng lungkot na tinanawang dagat. Nag-aalala ko kay ate, hindi ko alam kung magkikita pa kami. Mas naging malungkot ang boses ng dalaga at kita ang pamamasa ng mga mata nito. Naroon na naman ang pagnanais na i-comfort ito, kaya lang nag-aalangan naman siyang hawakan ng babae, kaya inaya niya lang itong kumain ng ice cream. Ayaw niya itong makitang umiiyak o nalulungkot. Mas gusto niyang mapasaya ang babae kahit na alam niyang imposible pa sa ngayon. Siya na mismo ang nag-ayang umuwi nang maramdamang inaantok na ito. Pero nangakong babalik kinabukasan at paulit-ulit niyang susuyuin ang dalaga hanggang sa makuha ang puso nito. Ate, may mga taong paparating. Humahangos si Boyet mula sa kapitbahay isang araw. Napirmi siya sa araw na yon dahil sarado ang kantin ni Aling Bonita. Saktong naglalaban naman siya sa likod ng bahay. E sino naman yun? Tumayo siya at nagpunas ng basang kamay. Basta na lang siya hinila sa kamay ni Boyet patungo sa kanilang bakuran. Saktong naroon ang 3 kababaihan at nakangiti pa sa kanila. Hello, magandang umaga po. Mula kami sa pamahalaan ng edukasyon. Kami po ay nagbibigay ng scholarship sa mga walang kakayahang makapag-aral. Pahayag ng isang babae, nakatingin ito kay Boyet. Sigurado po ba kayo? Napunit ng magandang ngiti ang labi ni Nadine. Yes po, at marami na din kaming natulungan katulad nyo. Mahalaga kasi ang edukasyon sa atin. Kaya kung pahihintulutan nyo kaming patuloyin, pag-uusapan natin ang tungkol sa offer namin kung kayo ay interesado. Ang sabi naman ng isa, nagpalitan sila ng magandang ngiti ni Boyet. Sa totoo lang, iniisip niya nang ipagpatuloy nito ang pag-aaral ngayong pasukan. Total naman, wala na ang kanyang ate na pinagkakagastusan niya ng gamot. Alam din naman niyang gustong mag-aral ni Boyet, kaya naman laking pasasalamat niyang makakakuha ito ng scholarship. Mabilis niya itong inanayahan sa loob upang pag-usapan ang pagbalik eskwela ni Boyet. Hindi lang siyang natuwa, kundi pati ang kapatid niya. Sabi nito, noon ay pangarap din itong maging nurse katulad ng kanyang ate Joanna, kaya nga pagsisikapan niya makatapos ito at ngayon matutupad na ang pangarap ng kapatid niya. Napangiti naman si Enrico nang matanaw di kalayuan ang pagpapatuloy ni Nadine sa 3 panauhin. Siya ang magiging sponsor ni Boyet hanggang sa makagraduate ito ng kolehiyo sa kahit anong kursong gusto nitong kunin. Maya-maya, pinatakbo niya na ang kanyang sasakyan at umuwi ng mansyon, tsaka siya nagbihis upang pumasok sa plantasyon. Simula ng labanan niya sa suntukan si Simon, hindi na siya nito pinag-iinitan. At bilang sinabi ni Aurelio na pamangkin siya nito, ay may nakukuha siyang maliit na respeto mula sa mga katrabaho. Ang iba nga, barkada na siyang ituring. Kinahaponan, inaya pa siyang mag-inuman sa bahay ni na Edgar dahil kaarawan nga daw ng asawa nito. Hindi naman siya makatanggi, lalo at inakbayan kaagad siya ng 2 trabahador niya, kaya isinama niya na si Aurelio. Balak sana niyang dalawin ng dalaga sa hapang yun, pero dahil maaga pa naman, naisip niyang mamaya na lang pagkagaling kina Edgar. Pagdating ay may kaunting salo-salo't inuman. Rico, balita namin na naniligaw ka daw kay Nadine.
Tanong sa kanya ni Edgar, palagay niya nakakaapat na siyang tagay ng tandway. Ayaw sana niyang uminom pero ang sabi ng mga kasamahan ay kahit isang tagay lang, heto at inip na siyang gustong tumakas. Oo, tinamaan ako eh. Pag-aamin sa lahat, nagtawanan ng lahat ng nakaupo sa harapan ng mesa. Ang iba naman, nasa kabilang mesa. Nasa labas sila ng bahay sa ilalim ng puno. Hindi ingrandi ang handaan, kundi simple lang pero napakadami ng alak. Ang balita ay si Edgar nga daw ang hindi matitibag sa baryong yun pagdating sa inuman. Nakitawa na lang din siya sa ibang lasing kahit na wala namang nakakatawa sa nararamdaman niya para kay Nadine. Alam mo, Tisoy, laking Maynila ka eh, kaya imposibleng pumasa ka sa dalagang probinsyana. Maliban na lang kung manliligaw ka base sa mga makalumang estilo ng ligawan, kaso iba na ang panahon ngayon. Palatak naman ang isa niya pang kasamahan, sumang-ayon ang lahat sa sinabi nito. Wala pa nga daw nakapasa kay Nadine, pag nagkataon ay siya ang magiging first boyfriend nito. Makalumang estilo? Hindi niya maunawa ang tanong. Tama, yun ang dapat mong gawin. Tugon naman ang isa. Paano? Tanong niya sa mga ito, baka nga hindi umubra yung style ng paniligaw niya kay Nadine. Wala namang masama kung susubukan niya ang alam ng mga ito. Samantala, pasado alas 8 ng gabi, matapos maghaponan ni Nadine ay nagpresintang maghugas ang kapatid dahil baka nga ay pagod siya sa paglalaba kanina at paglilinis ng bahay. Pero kapag nasa bahay ay mas gusto niyang maraming ginagawa para maiwasang isipin ng kapatid. Siguro nga tama si Ami, dapat positive lang siya. Pagdarasal niyang gumaling ang kanyang ate para mabuo na muli ang kanilang pamilya. Nakahiga na siya nang maulinigan ang tunog ng gitara mula sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya na lang iyon pinansin dahil hilig ni Boyet ang magpatunog nun dahil marunong ang kapatid niyang gumamit nun. Pero hindi nagtagal, napatayo siya nang may dalawang kumanta. Basag ang boses na hindi pamilyar sa kanya. Medyo masakit sa kanyang tenga. Hindi siya nakatiis na binuksan ang bintana upang silipin ang mamamasko sa kanila. Ganoong wala pa namang September, heto't Agosto pa lang. Pero hindi niya maiwasang mapatawa pagkakita kay Rico na siyang may-ari ng basag na boses. Kung gaano pala ito kagwapo, siyang ikinapangit ng boses. Umabot ng 3 buwan ang pagtsatsaga ni Enrico kay Nadine sa panunuyo. Katunayan, katuwang pa nga niya ang mga tauhan o trabahador sa plantasyon sa pangaharana kay Nadine. Sa totoo lang, hindi niya namati isang sariling boses sa tuwing kumakanta. Hindi naman kasi niya talent yun. Daig pa kasi niya ang umaatungal na baka. Nahihiya na rin siya sa mga kapitbahay ni Nadine. Sinasagot na kita, Rico. Hanggang isang gabi ay saad ni Nadine. Nakangiti ang dalaga at walang pag-alinlangan. Sa gulat, bigla siyang napatayo. Nasa terrace kasi sila pareho ni Nadine at katatapos nga lang niya itong haranahin pero this time, solo flight ang peg niya. Isang buwan siyang nagpaturo kay Boyet mag-gitara at nang matuto, mag-isa niyang ginagawa iyon kay Nadine. Dito siya tumatambay sa tuwing natatapos ang trabaho sa plantasyon. Kulang na lang dito na rin siya matulog. Totoo? Hindi siya makapaniwala sa sobrang galak. Tumango ito habang may mga ngiti pa rin sa labi. Pakiramdam niya sa mga sandaling yun, idinuyan siya sa alapaap. Yes, mga kapitbahay! Nobya ko na si Nadine! Mga kapitbahay! Sa sobrang kaligayahan ay napasigaw siya. Bigla tuloy nagbukas ng bintana ang ilang kapitbahay ni Nadine na nagulat sa sigaw niya. Marahil ay inisip na mga itong may sunog. Kinawayan naman niya ito at pinagsigawang girlfriend na si Nadine. Ang dalaga naman, nahihiyang hinila ang lalaki papasok sa loob ng bahay habang tinatakpan ang kanyang bibig. Rico, ano ba? Nakakahiya! Anito sa kanya na nakasimangot. Emosyonal niyang niyakap bigla ang nobya. Kung may maganda man siyang natanggap ngayong taon sa buhay niya, yun ay ang pagdating ni Nadine. Daman niyang niyakap din siya nito kasing higpit ng kanyang yakap. Nadine, will you marry me? Tanong niya habang nakayakap ito ng mahigpit. Ayaw niya nang patagalin pa ang pagkakataong makasama ito. Si Nadine ang nais niyang makita bago matulog hanggang sa pagising, kaya naman gusto niya nang pakasalan agad ang dalaga. Alam niyang balang araw, malalaman itong nagkukunwari siyang trabahador sa plantasyon para lang makuha ang simpatsya ng dalaga. Pero bago mangyari yun, ang mahalaga ay kasal na silang dalawa ni Nadine at mauunawaan siya ng babae. Napatingala si Nadine
upang titigan siya na nagulat sa kanyang sinabi. Rico, hindi ba masyado pang maaga? Kakasagot ko pa lang sa'yo. Anitong nangingiti. Alam mo bang habang sa loob ng 3 taong buwang pag-iintay ko sa kasagutan mo, nakahanda na akong pakasalan ka? Ito yung araw na iyon na din. Pilit niyang pangungumbin si Rito ang balak niya iwag ipaalam sa kanyang ina ang tungkol sa kasal dahil tiyak niya na a-attend ito. May simpleng bahay na silang titirhan sa Maynila sakaling pumayag na ang dalaga sa kanyang plano. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya itatago ang tungkol dito. Pero ngayong natutunan na siyang mahalin ni Nadine, sisiguruhin niya lang na hindi na ito mawawala pa sa kanya. Tila napapaisip itong kumawala sa pagkakayakap sa kanya, tsaka malamig na tinignan siya sa mga mata. Rico, pasensya na ha pero kasi hindi pa ako handang mag-asawa. Una, gusto ko munang masigurong nasa ayos ang kalagay ni Ate Joanna. Pangalawa, mag-aaral ang kapatid ko, silang dalawa. Pagtutulungan natin na din. Putol niya sa sasabihin nito at hinawakan na muli ang kamay ng dalaga. Dadamayan kita. Ani yan na sa totoo lang, matagal na siya nitong karamay. Pero Rico, pwede bang kilalanin muna kita? Ang magulang mo, kapatid mo o kamag-anak, kahit sino na malapit sa iyo. Natigilan naman si Enrico sa tinura ni Nadine. Pero ang bilis niyang makapag-isip. Oo naman, bukas na bukas, ipapakilala kita sa tito at tita ko. Aniya sa nobya, tsaka lamang itong umiti sa kanya ulit ng matamis. Kinabukasan, pagkatapos ihatid ni Enrico sa trabaho nito ang nobya, kinausap niya agad ang mag-asawang Aurelio at Marie para sa kanyang plano. Dadalhin niya ang dalaga mamayang hapon sa mansyon at si Aurelio na ang bahalang magpaliwanag kung paano at ano ang ginagawa niya sa plantasyon na ituro niya na ang mga sasabihin nito mamaya. Iisipin lang ni Nadine na simpleng buhay lang meron siya katulad ng gusto nito at natitiyak niyang papayag na itong magpakasal sa kanya. Habang sa araw na iyon, abala si Nadine sa kantin ni Bonita. Hinatid siya ng lalaki kaninang umaga at nakita ng lahat kung paano naging sweet sa kanya ang lalaki kaya kahit isang araw pa lang sila ay kalat na ang balitang nobyo niya na ang lalaking tinatawag na tisoy sa kanilang lugar. Sabi nga nila ay maswerte siya dahil sa dami ng dalaga sa kanilang baryo, siya ang nagustuhan ng lalaki. Hoy bes, mukhang ako lang ata ang nahuli sa balita. Kalabit sa kanya ni Ami. Kayo na ba ni Rico? Tanong nito sa kanya. Oo, sinagot ko na siya kagabi. Ah, kaya pala iniwan mo na lang ako kanina dahil hinatid ka niya. Kinikilig at nanunudyo ito. Sa halip na sumagot, hinila niyang patungo sa likod ng kaibigan. Wala namang gaanong tao sa kantin kaya pwede silang mag-usap ni Ami. Ami, may sasabihin ako sa'yo. Kasi ano, si Rico, inaaya niya na ako magpakasal. Problemado niyang sad habang si Ami naman ay parang bulating inasinan at kinikilig. Ha? As in agad-agad? Tumangutango siya bilang tugon. Napatili naman ito sa kilig. Ang swerte mo naman, bes. Makakatikim ka na ng luto ng langit. Tsaka humagalpak ng tawa. Hindi niya maiwasang mapangiti sa sinabi nito at mag-init ang magkabilang pisngi. Sira, hindi pa ako handa. Kaya ang sabi ko na lang, gusto ko pang makilala ang pamilya niya. Alam mo namang dayo siya rito at may inuuwian sa Maynila. Paano pala kung may asawa na siya doon? Asawa? Eh di ba nga gusto kanyang pakasalan? Nakalabing saad ni Ami at tama naman ito pero ewan ba niya kung bakit parang nagdududa siya kay Rico. Parang may kung anong gusto siyang alamin pa sa lalaki. Basta bahala na, ang alam niya lang ngayon, mahal niya ang lalaki. Sa hapon niyang iyon, sinundo si Nadine ang nobyo sa kantin na pinagtatrabahuhan upang dalhin sa bahay at ipakilala si tiyahin na tiyo nito. Sakay ng karag-karag at bulok na motor ni Rico, narating nila ang malaking bahay ng mga Flores. Usap-usapan sa plantasyon na ang pamilyang Flores ang pinakamayaman dito sa kanilang probinsya. Patay na ang senyor na nagmamayari ng plantasyon at ang namamahala ay ang naiwang asawa at nag-iisang anak. Nga lang, abala ang mga ito sa iba pang negosyo sa syudad, kaya kay Aurelio pinagkatiwala ng pamilyang Flores ang buong plantasyon. Kumbaga, ito ang kanang kamay ni Mr. Flores noon pa man, magpahanga ngayon, kaya makikitang maalwan na rin ang buhay nito dahil napakabait ng amo ng mga Flores. Balita ng lahat,
May sarili ng mansyon sa Maynila sa Aurelio at napag-aral ng kolehiyo ang dalawang anak na lalaki at para sa kanya, ang makaapak sa mansyon ng mga Flores ay isang karangalan. Pagpasok sa loob, matamang nakatingin lang ang mag-asawang Marie at Aurelio sa kanya pero walang imikang dalawa. Ipinakilala siyang nobya ni Rico sa mga ito at magilaw siyang kinakausap. Simpleng bati lang ang ginawad niya. Noon pa man kasi, kilala na siya ni Aurelio at Marie dahil nga ay dito siya lumaki bukod sa nagtitinda siya ng merienda sa plantasyon. Ikaw ba na din na talagang mahal tong pamangkin ko? Kumakain na sila nang magtanong ang tiyuhin ni Rico na si Aurelio. Inanyayaan siyang dito na maghaponan sa bahay. Nagangat siya ng tingin at saka ngumiti. Ginaygap pa ni Rico ang palad niya sa ilalim ng mesa. Opo, mahal na mahal. Sagot niya rito. Eh ano naman ang nagustuhan mo kay Rico bukod sa pagiging gwapo? Nanunodyo sa kanya ang tanong ng tiyahin nitong si Marie. Napatingin siya sa katabing nobyo. Nangaakit pa ang matamis nitong ngiti. May maganda po siyang boses. Natatawa niyang tugon kaya napahalakhak si Aurelio samantala si Rico ay napasimangot. Si Marie ay napahagik-gik. Kulang na lang mapikon ng kanyang nobyo. Kung ganoon eh, pakasalan mo na itong pamangkin ko na din. Wala ka nang magiging problema dyan. Napakasipag, marunong sa buhay at sanay sa hirap. Pareho kayong may mabuting puso. Pahayag ni Aurelio. Eh hindi pa ho ako handa. Naku na din, itong si Aurelio noong ako'y nililigawan, eh 17 pa lang, napakabata pa naming nagpakasal, kayo pa kayang nasa tamang edad na. Itong pamangkin ko, handa ng mag-asawa. Mahabang litanya ng tiyahin ni Rico. Nakangisi na ngayon ang kanyang boyfriend ng malingunan niya, pero hindi pa rin siya makapagdesisyon kung magpapakasal na nga ba siya, hanggang sa ihatid na siya ni Rico. Okay naman ang tito at tita mo Rico, kaso hindi pa rin ako kumbinsido na magpakasal. Okay lang ba kung maghintay ka kahit isang taon? Habang papasok sila ng bahay ay saad niya. Napakamot naman si Rico sa ulo at napahinto sa may balkonahe. Iniisip ko lang naman na kapag nag-aaral ang kapatid mo, mag-isa ka na dito. Hinawakan nito ang kanya mga kamay. Nadine please, magsama na tayo. Magpakasal ka na sa akin. Gagawin ko lahat para sa'yo, promise. Gustong gusto na kitang makasama. Gusto ko nang ikasal at bumuo ng pamilya at magkaanak. Please, Nadine. Nagulat pa siya nang lumuhod si Rico sa harapan niya. Alam naman niyang sa Maynila na rin mag-aaral si Boyet, pero uuwi naman ito kapag walang pasok. Sa gabi lang naman siya nasa bahay dahil sa araw, naroon siya sa kanyang racket. Nag-aalala lamang siya na kapag dumating ang araw na bumalik ang ate niya, hindi siya madatnan sa bahay. Pero paano niya ba tatanggihan ng kasal na inaalok ni Rico kung mahal niya naman ito? May punto din kasi ang tiyahin ni Rico na nasa tamang edad na sila. Napasulyap siya sa lalaki na kaluhod sa kanyang harapan. Seryoso talaga itong pakasalan siya. Naghihintay ako na din. Ano, magpapakasal ka na ba sa akin? Tanong nito na nakangiti. Biglang bumukas ang pinto at si Boyet ang iniluwa nun. Oo na kasi ate, sige ka, baka mamaya ibang babae yung ayain ni Kuya Rico, wala nang mga harana sa'yo. Panunodyo ng kapatid niya, mahinang napatawa si Rico at siya man ay natawa din. Hindi niya gustuhing mawala pa si Rico sa kanya, mahal na mahal niya ito. Si Rico lang ang nagparamdam sa kanya ng espesyal na pagtingin. Wala na siyang masabi sa lalaki dahil maliban sa basag nitong boses, wala na siyang maipipinta sa nobyo. Kaya naman, oo na Rico, pumapayag na ako magpakasal sa'yo kaya tumayo ka na dyan pwede. Sa huli ay saad niya. Mabilis nga itong tumayo habang may malapad ng ngiti sa labi at bigla siyang binuhat. Yes, thank you Nadine. Masayang sigaw ng lalaki. Napapayakap na lang siya sa nobyo dahil sa takot na babitiwan ito. Si Boyet, walang ginawa kundi tumawa. Totoo bes, pumayag ka ng magpakasal kay Rico? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Ami nang ikwento ang pinag-usapan nila kagabi ng lalaki. Magkasabay silang naglalakad papasok sa kantin ni Bonita dahil wala siyang sundo sa umagang yun. Lumuwas kasi ng Maynila si Rico upang asikasuhin ang nalalapit nilang kasal. Sabi nito kahit na west lang muna dahil wala pa itong budget sa simbahan. Wala na ako magagawa, mahal ko naman siya. Kibit balikat na sagot niya. Tama lang naman ang naging desisyon mo. Diyan din naman mauwi ang relasyon ninyo ni Rico. Kaya bes, congratulations ha.
Alam mo, masaya ako matagpuan mo na yung lalaking pinapangarap mo sa buhay. Ako naman, eh hihintayin ko na lamang yung hot billionaire ko. Pakikay nitong Saad, napabuntong hininga siya. Last day ko na to, bes. Kinaaling Bonita, ayaw na kasi ako ni Rico magtrabaho. Magpapaalam na rin ako sa munisipyo. Tsaka syempre, hindi na tayo makakapagtinda ng banana queue. Aniya pang malungkot dahil mamimiss niya ito. Naku, walang problema sa akin, bes. Ganun talaga ang mga lalaki. Gusto nilang sa bahay lang ang kanilang mga asawa. Tsaka kahit hindi ka na magtrabaho, magkapit bahay pa rin naman tayo. Masaya pa ding Saad ni Ami. Sana nga pumayag si Rico na dito lang kami tumira. Ang kaso baka sa Maynila na eh. Mag-aaral kasi si Boyet at sabi niya may sarili daw itong bahay doon. Sa halip na malungkot ay ngumiti pa si Ami. Talaga? Ibig sabihin kapag pupunta ako sa Maynila, pwede ako sa inyo? Masaya nitong tanong. Matagal na kasing pangarap ni Ami na makarating sa syudad at nagsasawa na nga ito sa buhay mahirap dito sa kanilang probinsya. Tumangutango naman siya. Hiniling din niya sa kaibigan na sakaling bumalik ang kanyang ate Joanna, paalam sa kanya, total naman may cellphone number naman siya rito. Sa huling pagkakataon, niyakap siya ng kaibigan. Simula pagkabata, si Ami ang tunay niyang best friend. Kaya sa pag-alis niya sa baryong yun, mamimiss niya ito ng husto. Kinabukasan nga ay kasama na silang magkapatid ni Rico paluwas ng Maynila dahil doon gaganapin ang kanilang kasal. Simple lang ang bahay na sinasabi ni Rico na magsisilbing tirahan nila. May tatlong kwarto, maliit na sala at kusina. Walang gaanong gamit pero okay lang naman. Pareho silang sanay sa hirap ni Rico kaya kahit saan siya nito isama ay okay lamang. Nasaan nga pala ang magulang mo, Rico? Habang inaayos ang kanilang damit sa isang kabinet, naisip niyang itanong, tiyahin na tiyuhin lang kasi ng lalaki ang nakilala niya. Natigilan naman si Rico, tsaka napakamot sa batok. Napapatingin sa babaeng nag-aayos ng mga damit. Nilapitan niya ito at naglalambing na niyakap. Ulila na ako sa ama. Ang ina ko naman, may iba ng pamilya. Nasa lugar ng bagong asawa. Pagsisinungaling niya, dahil wala namang bagong pamilya ang kanyang ina, sakaling mag-asawa itong muli, hindi naman niya tututulan. Binitiwan nito ang ginagawa at tumarap sa kanya. Biglang nag-iba ang anyo nito, nalungkot habang nakatitig sa kanya. Parehas pala tayo, Rico. Noong mawala si inay, nag-asawa ng iba si itay at kinalimutan kami. Kaya sobrang mahal ko yung mga kapatid ko dahil sila na lang ang pamilya ko. Malungkot nitong Saad. Hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi. Huwag kang mag-alala, Nadine. Simula ngayon hindi ka na mag-iisa. Palagi na tayong magkasama. Madamdamin niyang sabi sa nobya. Salamat, Rico. Ngumiti ito pero hindi umabot sa mga mata. Kaya kinabig niya ang babae upang yakapin. Sorry, Nadine, kung bakit kailangan kong magsinungaling. Mahal na mahal kita. Sana mapatawad mo ko kapag nalaman mo yung katotohanan. Bulong niya. Habang ito ay yakap, kinabukasan, naging abala ang dalawa sa pag-aasikaso ng kanilang kasal. Ang tanging inaniyahan lang ni Enrico ay sina Aurelio at Marie, ang dalawang ito lamang ang tatayong saksi at magulang sa kasal nila. Matapos nilang lakarin ang lahat ng mga papers na kailangan para sa kasal, bumili na rin sila ng isusuot. Casual white dress lang naman ang isinukat ng kanyang magiging asawa, pero hindi maiwasang mapatulala ni Enrico habang tinititigan si Nadine sa simpleng ayos. Sir, nagustuhan niyo po ba yung suot ni ma'am? Tanong ng sales lady sa kanya. Napansin itong wala siyang kurap na nakatitig sa dalaga. Yes. Ang tamis ng ngiti niya. Nang magtagpo ang titig nila ni Nadine, ay bahagya siya nitong initian. Ngiting ginantihan niya ng matamis ng ngiti. Pati ang sales lady, napapangiti na rin sa kanilang dalawa. Bakit naman ganun ang reaksyon mo kanina? Nakakahiya doon sa sales lady. Naramdaman niyang kinurot siya ni Nadine sa braso. Palabas na sila ng mall at nag-aabang ng taxi. Sasagot sana siya pero narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Sinilip niya iyon at bahagyang kinabahan dahil tumatawag ang kanyang mami. Baka importante yan, Rico. Sagutin mo na. Ani Nadine. Napansin nitong matagal siyang nakatitig sa screen ng kanyang phone at pinag-iisipan kung sasagutin o hindi. Ngunit ayaw niyang maabala hanggat hindi sila na ikakasal ni Nadine. Alam niyang pinababalik na siya nito sa opisina dahil okay naman ang plantasyon.
Hindi naman importante, si Tito lang ang tumatawag, baka itatanong ang tungkol sa kasal. Tatawagan ko na lang pagdating sa bahay, tara na. Matapos ikansila ang tawag ng ina, sinuksok sa kanyang bulsang cellphone, tsaka inakbayan ng nobya. Ayaw niya mag-isip ito ng kung ano-ano sa kanya at baka magbago pa yung isip nito at bawiin ang kanilang kasal. Nahirapan pa naman siyang hindi nito mahalatang isa siyang flores. Alam niyang labis nitong ikagagalit ang kanyang pagsisinungaling. Nang dumating ang araw na pinakahihintay ni Enrico, ay talaga namang kabado siya. Palihim niyang tinawagan ng ina kagabi at nagsinungaling na hindi pa makakabalik sa Maynila dahil nagkaproblema sa plantasyon at kailangan na kailangan siya ron. Hindi lamang siya kay Nadine nagsisinungaling, kundi maging sa kanyang mami. Habang sinisimula ng kasal nila ni Nadine, abot-abot ang kanyang dasal na sana kahit papaani walang maging sagabal. Tsaka lang yata nakahinga ng maluwag si Enrico nang maisuot nila ang singsing, tanda ng kanilang pag-iisang dibdib. Gusto niyang maglumpasay sa tuwa habang pinagmamasdan si Nadine sa gabing iyon ng kanilang honeymoon. Matapos ang kanilang kasal kanina, umuwi agad ang mag-asawang Maria at Aurelio. Kumain lamang sila sa restaurant at umuwi na rin dito sa bahay na para bang walang nangyari, pero sa wakas, panatag na ang kanyang kalooban. Enrico, kinakabahan ako. Bulong ni Nadine sa kanya habang sinisimula niyang tanggalin ang mga sagabal nito sa unang gabi nila. Ngitian niya ang asawa. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Kalmado niyang tugon. Lalo itong kinabahan sa kanyang sinabi. Takot sa mukha nito ang nakabalate ngayon, kaya muli siyang umiti. Tinitigan lang ito ng matagal bago marahang hinawakan. I love you, Mrs. Ko. Malambing niyang bulong nang ilapit ang mukha sa pisngi nito. Nasamyo niya ang natural nitong amoy na nagpainit sa kanya. Nagsimula niya itong halikan sa labi. Napaka-inosente nito sa ganoong bagay, ni wala siyang nakuhang response. Bagaman maingat nilang ginawa yun, nasaktan pa rin ang asawa sa unang gabi nila. Ganun man, kapwa sila nakatulog ng mingiti sa labi habang yakap ang isa't isa. Lingid sa kalaman ni Enrico na kinabukasan, patungo sa plantasyon ng ina dahil sa pag-aalala sa anak na hindi sumasagot sa kanya mga tawag at sa sinasabi nitong problema sa plantasyon. Nagulat ang mag-asawang Maria at Aurelio sa pagdating ng Donya sa plantasyon mismo sa araw na yun, lalo at si Enrico agad ang hinanap nito. Wala namang maitugon ng mag-asawa kung anong sasabihin wala si Enrico kundi nasa Maynila at nag-asawa na. Aurelio, may dapat ba akong malaman? Nasaan si Enrico? Bakit sinasabi sa akin hindi makakauwi at maraming problema dito sa plantasyon pero wala naman ako nakikitang problema? Mahinahong tanong ng Donya kay Aurelio. Hindi naman makatingin dito ang lalaki. Isinama ito ni Aurelio sa plantasyon ngayon at sa unang pagkakataon, nakita ng mga taga roon ito, pinag-usapan na mabait ang Donya. Ang kaso lang, walang alamang lahat na ang hinahanap ng Donya ay si Rico na naging kasamahan ng mga ito sa plantasyon, kaya parang walang ideya ang lahat habang ine-explain ng Donya sa mga tauhan sa plantasyon na pansamantala si Enrico ang mamamahala sa lugar, kaya napansin ng Donya ang kilos ng mga ito, lalo na si Aurelio. Madam, ano kasi? Sabihin mo Aurelio, nasaan ang anak ko? Mahinahon pa rin tanong ng Donya kahit na ito'y naiinip na. Si Aurelio ay naipit na sa sitwasyon, walang magawa kundi aminin sa Donya ang lahat, ang pagkukunwaring trabahador ni Rico sa plantasyon at sa pagpapakasal nito. Matapos maikwento ni Aurelio sa Donya ang pagpapakasal ng lihim ni Enrico, nanlaki ang mata nito sa gulat. Nasaan ang anak ko? At saan ko sila matatagpuan, Aurelio? Hindi naman galit ang boses ng Donya, mabait naman kasi ito, at sa inanagmana si Enrico sa kababaan ng loob. Hindi rin naman nagalit ang Donya sa pagpapakasal ng anak dahil yun naman talaga ang nais ng babae na mag-asawa na ang anak at magkaroon ng pamilya dahil nasa hustong edad na ito. Bukod dun, gusto na rin ng Donya na magkaapo. Ang hindi nagustuhan ng Donya ay ang paglilihim ng anak sa pagpapakasal nito. Wala namang nagawa si Aurelio kundi sabihin sa ina ni Enrico kung saan matatagpuan ang mag-asawang Nadine at Enrico dahil ayaw rin naman ng lalaki na magalit sa kanyang Donya at baka masisante pa siya sa trabaho. Nakasalalay pa naman dito ang kinabukasan ng kanyang dalawang anak. Pagkaalis ng Donya
ay agad tinawagan ni Aurelio si Enrico upang balaan na pupunta na sa bahay nito ang ina. "Good morning, sweetie." Malambing na bati ni Rico sa asawa. Sabay silang nagising sa umagang yun dahil napuyat lang naman sila pareho kagabi sa kanilang honeymoon. Ngumitisi na din sa gwapong asawa. Nainis pa siya sa uri ng titig nito na parabang nais na namang umisa kaya hinampas niya ito ng unan. Natatawang inagaw naman ni Enrico ang unan na hawak ng asawa at inihagis sa baba ng kama tsaka ito niyakap at pinugpog ng halik sa labi hanggang sa ilang saglit lang naging parang musika sa kanyang pandinig ang mahinang tinig nito na nag-udyok upang masabik at tawirin na muli ang mahirap na daan tungo sa dako pa roon. Hindi na alintana ng dalawa na kanina pa tumatawag si Aurelio. Pasado alas 11, tsaka palang bumangon si Nadine upang magluto ng kanilang kakainin. Masakit pa ang katawan niya pero tanghali na. Si Rico naman ay nakatulog muli pagkatapos makadalawang round. Grabe, sinulit nito pagkatapos nilang ikasal dahil gusto na nga ng lalaki magkaanak. Matapos maligo, nagtungo na siya sa kusina. "Hi, te, nagsaing na ako, kumain na rin." Bungad sa kanya ni Boyet, bihis ito at halatang may lakad. Nagtataka naman siyang tinitigan ng bunsong kapatid. "Nga pala te, tinawagan ako ni Miss Mia. May orientation daw ngayon para sa mga nabigyan ng scholarship, so pupunta ako ng school." Paliwanag nito bago pa man siya makapagtanong at naglahad pa ng kamay, nangihingi ng pera. Mabuti na lang at may natira pa siya sa kanyang sahod kay Aling Bonita. "Malayo ba yung school dito? Huwag kang tatanga-tanga ha. Iba ang syudad sa Maynila." Bili niya habang iniaabot ang 200 pamasahe. Nagkamot ito ng ulo pagkakita ng 200. "Ate naman, baka pamasahe ko lang pa school yan." Natatawa nitong saad pero nagkakamot ng ulo. "Aba, hindi porki nasa Maynila ka, eh magiging gastador ka na." Hahampasin na sana niya ito pero bumukas ang pinto sa kwarto nilang mag-asawa. Pareho silang napalingon. "Next time, Boyet, sa akin ka namang hingi ng baon, wag na sa ate mo." May kasamang pang-aasar ang boses ni Rico nang pasimpleng abutan ng 1,000 papel ang kapatid niya. Abot tenga naman ang ngiti ni Boyet habang inaabot yun. "Salamat kuya, kaya gusto kita para kay ate. Mabait, hindi madamot." Halatang pinaparinggan siya ng kapatid. Aminado siyang kuripot talaga siya dahil sa kakulangan sa pera, mahirap ang buhay, kaya nga hanggang maaari, ayaw niyang maging magastos. Tinuruan niya rin itong magtipid. Tumawa lang si Rico. "Alis na ako kuya. Ate, enjoy kayo." Tsaka ito lumabas ng bahay na nanunudyo pa. Niyakap agad siya ng asawa matapos maisara ang pinto at hinalikan sa pisngi. Nagpaalam itong may pupuntahan din. Sa pagkakataon kasi na iyon, nabasa na ni Rico ang mensahe ni Aurelio na alam na ng kanyang ina ang tungkol sa lihim niyang pagpapakasal. Kaya agad niyang tinawagan ng ina kanina ng lihim para makipagkita. Gusto niyang ipaunawa sa ina kung bakit niya ginawa ang bagay na to. Ayaw naman niyang masuklam sa kanya si Nadine or baka hindi siya nito mapatawad. Mabuti nga at napigilan niya pa ito. "Bakit kailangan mangyari to, Enrico? Kay Aurelio ko pa nalaman. Kung hindi pa ako dumalo sa plantasyon, hindi ko malalamang niluloko mo ko dahil lang sa ibang babae." Kalmado ang kanyang ina nang sila ay magharap. Hinintay na lang niya ang ina na makauwi sa bahay. Kung naiintindihan siya nito, nais niyang ipakilala si Nadine. Alam niyang malalaman din ito ang totoo, yun nga lang ay hindi pa ngayon. "I'm sorry, ma'am. Gusto ko siyang makilala, anak. Alam mo naman kung gaano ko inasam na lumagay ka na sa tahimik. Bakit kailangan itago mo kung sino ka talaga? Kung mahal ka ng babaeng ito, tatanggapin ka niya." Napapaisip din siyang tama ito. "Ako ang magsasabi sa kanya, anak. Ako ang magpapaliwanag. Ako yung magpapaintindi. Don't worry, tutulungan kitang maunawaan niya. Halika na, gusto ko makilala ang manugang ko." Ang sabi ng kanyang ina at hinila na siya pasakay sa loob ng kotse. Minandohan nito ang driver na dalhin sila sa address kung nasaan si Nadine habang si Enrico naman abot-abot ang kaba. "Sweetie, mami ko." Kabado si Enrico habang ipinakikilala sa asawa ang ina. Nagpalipat-lipat naman ang tingin si Nadine kay Rico at sa mami nitong tinutukoy pagkatapos napabaling ang tingin niya sa kotseng binabaan ng dalawa. Nagtagal ang titig niya sa ina ni Enrico na halata namang mayaman. Suot pa lang na bag, nagkakahalaga na ng milyon. "I am Lucrecia Flores.
and nice to meet you, iha. Nakangiti ang ginang nang yakapin siya at ibeso. Nang banggitin nito ang pangalan na yun, tila siya'y nanghina. Kung ito nga ang ina ni Rico, ay anak ito ng may-ari ng plantasyon. Napalunok siya at ramdam niya ang panlalamig ng kamay habang napapatingin sa gawin ng lalaki. Nagtatanong ang kanyang mga mata pero walang namutawi sa kanyang labi. Nagpapaunawa naman ang mga mata nito pero tahimik lang. Hindi mo ba ako babatiin, iha? Napukaw ng ginang ang kanyang atensyon kaya napabalik ang tingin niya rito. Kamusta po kayo, ma'am? Ngumiti siya rito kahit na iba ang pakiramdam niya. Mami na yung itatawag mo sa akin simula ngayon dahil kasal na kayo ng aking anak. Inakbayan siya nito papasok sa loob ng bahay kasunod nila si Rico. Maraming sinasabi yung ina nito pero hindi yun tumanim sa isip niya. Nilamon ng sama ng loob ang kanyang isipan. Naghihinanakit siya sa asawa. Niloko siya nito. Dama niya ang pagnanais na kausapin si Rico pero nag-aalangan siya dahil naroon ang mami ng lalaki. Enrico, iho, lumipat na kayo sa malaking bahay ngayon din. Ayokong dito mo ititira yung aking manugang. Paano kung magkaanak si Nadine? Hindi ako papayag na dito titira ang aking apo. Gusto ko sumama kayo sa akin ngayon din sa mansyon. Pahayag ng donya habang inililibot ng paningin sa kanilang simpleng bahay. Mami, hayaan mo muna kaming makapag-usap ni Nadine tungkol sa bagay na yan. Okay naman dito. Tugon ni Rico. Hinawakan siya sa kamay ng donya at hinila papasok sa may komedor. Inilapag muna nito ang mamahaling bag bago siya binalingan. Matinding pagkailang ang nararamdaman niya nang mapagsolo sila sa kusina at tinitigan siya nito. Hindi nga siya makapaniwala sa nangyayari. Kaharap niya ang babaeng nirerespeto ng buong plantasyon. Wala siyang imik at nakatingin lang habang nagluluto. Isa daw iyon sa paborito ni Rico. Pinayuhan pa siya nito kung paano mas magiging matatag ang isang relasyon ng mag-asawa. Kinuwento ng ginang ang love story nito at ng asawa habang niluluto ang isang putahe na paborito ni Rico. Katunayan, doon nagtanghalian ang ginang kasabay nila. Napakabuti nito, ito din ang nagpaliwanag kung bakit nagsinungaling sa kanya si Rico. Na minsan nga daw, dahil sa matinding pagmamahal natin sa isang tao, mas pinipili natin ang mali. Subalit hindi nabawasan ang naramdaman niyang sama ng loob kay Rico. Alam nito ang rason kung bakit nawalan siya ng tiwala sa mayayaman dahil sinira ni Zandro ang buhay ng kanyang ate. Pero ganun din pala ang gagawin ni Rico sa kanya. Simula pa lang, pinaniwala siya ni Rico sa mga kasinungalingan nito. Sweetie, please open the door. Maniwala ka, hindi ko intensyon na saktan ka. I try to tell you everything kaso naduduwag ako. I don't want to lose you. God knows how much I love you, Nadine. Please open this door. Kalampag ni Rico sa pinto ng kanilang kwarto. Pag-alis ng ina ni Rico, agad niyang isinara ang pinto ng kwarto habang nag-iimpake. Gusto niya munang mapag-isa at makapag-isip. Ginawa siyang tanga ni Rico sa simula pa lamang. Niloko siya nito, ang sakit-sakit, parang pinipiga ang puso niya. Muli na namang kinalampag ni Rico ang pinto pero naging bingi siya hanggang sa tuluyan na nitong sinira ang pintuan upang makapasok lamang ang lalaki. Saktong tapos na siyang mag-impake. Tinawagan niya na rin si Boyet na dumiretso na nang uwi sa probinsya dahil wala itong uuwian dito. No, huwag mo kong iwan na din. Hinarang siya kaagad ni Rico't niyakap. Please, wife, I love you. Nagawa ko man sa'yo to, hindi ko sinasadya, maniwala ka sa'kin. Naging matigas siya at itinulak si Rico. Hindi siya gagaya sa kanyang kapatid na nagpaloko lamang sa lalaki at hinayaang masira ang buhay. Marami na siyang hirap na pinagdaanan kaya nagpakatatag siya. Hinabol siya ni Rico hanggang labasan. Sinubukan siyang pigilan, kulang na lang, lumuhod sa kanyang harapan pero tila wala siyang narinig. Iiwan niya ito, wala siyang pakialam kung kasal sila. Ang punto, niloko siya ng lalaki. Please lang, Rico, kung totoong mahal mo ko, hayaan mo kong makapag-isa at makapag-isip, baka sakaling mapatawad pa kita. Nakikiusap niyang saad sa lalaki na hindi mapigilan ang pagalpas ng luha sa kanyang mga mata kahit na pinipigilan niyang wag umiyak. Masakit sa part ni Rico habang tinatanawang sinasakyang taxi ng asawa palayo dala ang mga gamit pero hindi niya hayaang mawala sa kanya si Nadine. Oo, pinayagan niya itong umalis bilang pagrespeto sa nararamdaman nito pero asawa niya na ang babae, hindi na iyon mababago. Nang tuluyang makalayo si Nadine,
Nagmamadaling kinuha ni Rico ang kanyang wallet sa kanilang kwarto at umalis. Susundan niya ang asawa sa probinsya. Kung kinakailangan man ligo siya ulit dito, gagawin niya. Mapatawad lamang siya nito. Sir, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang malaman ni Ma'am Lucrecia ang lahat. Nag-alala lang naman ako na mawala ng trabaho. Pasensya na sir, alam mo namang may dalawang anak akong pinag-aaral. Sa lubong ni Aurelio, pagdating ni Rico sa mansyon, tinapik niya lang ito sa balikat at nagtuloy sa kwarto. Nagbihis lang siya at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Halos paggabi na, kaya nag-alala siya sa asawa. Gusto niyang malaman kung nakarating na ito ng bahay. Nakahinga naman siya ng maluwag matapos makitang may ilaw na sa bahay ni Nadine. Mabuti at nakauwi na ito. Gustuhin man niyang lumapit sa bahay, hindi niya magawa. Ayaw niyang dagdagan pa ang kanyang kasalanan dito. Nanatili lamang siya sa loob ng kanyang sasakyan habang ito ay tinatanaw. Lumalim na lamang ang gabi hanggang sa patayin na ni Nadine ang ilaw sa sala. Marahil matutulog na ito, siya naman natiling nakatanaw rito. Nagpasya na rin siyang doon na matulog sa kanyang sasakyan. Kinabukasan, tahimik ang tauhan ni Rico nang dumating siya sa plantasyon. Nasabi na ni Aurelio na anak siya ng may-ari kaya hindi siya matignan ng lahat, lalo na sa Simon na nakasuntukan niya dahil sa pambubuli. Inisip na mga ito na magtatanggal siya ng tao kaya inipon niya lahat sa araw na iyon. Nasa kanyang harapan na mga ito at puno ng respeto sa kanya. Ngayon niya nakita ang kaibahan nila ni Nadine dahil nga kapag nasa taas ka, titingalain ka. At kapag naman nasa baba, yuyurakan. Nauunawaan niyang damdamin ng asawa, kaya hayaan niyang kumalma ang nararamdaman nito. Pero maghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon upang manligaw na muli at gagamitin niya ang kanyang mga tauhan para ligawan ulit si Nadine. Ate naman ang drama niyo para nalaman niyong mayaman si Kuya Rico, ayaw niyo na? Ang swerte niyo pa nga eh. Talak ni Boyet, kaya nagsalubong ang kilay ni Nadine at binato ng hawak na sandok ang kapatid. Kasalukuyan kasi siyang nagluluto para sa kanilang hapunan. Ang point, niloko niya ako Boyet. Marami siyang pagkakataong sabihin sa akin ang totoo. Pero ano? Naiiyak na naman siya. Eh kasi nga, ayaw mo ng mayaman kaya nagkunwari siya. Hindi sanay si Kuya Rico magbungkal ng lupa pero pinilit niya para sa'yo. Hinarana ka pa niya buong 3 buwan. Kasal kayo, asawa mo si Kuya. Ang sakit mo sa ulo ate. Inis na sabi ni Boyet. Pinandilata niya ito ng mata. Pumulot din siya ng ibabato rito dahil daig pa nito ang magulang niya kung siya'y pagsabihan. Pero naiwan sa ere ang kanyang kamay pagkarinig ng tunog ng gitara sa labas ng kanilang bahay. Nagkatinginan pa sila ni Boyet at dahil pamilyar sa kanya ang basag na boses ni Rico, napangiwi siya. Si Boyet naman ay napangisi. Nagmamadali siyang iniwan at lumabas ng kusina tsaka pinagbuksan ng pintuan at bintana. As usual, narinig na naman niya ang sirang plaka ni Rico pero wala siyang planong patawarin ito. Sa halip na harapin ng lalaki sa gabing yun, maaga siyang natulog. Nalungkot si Rico sa pandideadman ni Nadine pero alam niyang makukuha niya ulit ang puso nito. Hindi siya susuko. Ate Joanna? Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Nadine pagkakita sa babaeng bumaba sa isang kotse mismo sa tapat ng kanilang bahay. Sabado iyon ang umaga at 2 buwan matapos itong kunin sa kanila at dalhin sa health care center. Naiiyak din itong niyakap siya. Halos mapahagulgol siya sa sobrang saya. Akala ko te, hindi ka na makakabalik sa amin ni Boyet. Aniya, naiiyak na natatawa. Hindi niya mawari ang sarili. Sa wakas, magaling na ang kanyang ate. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na din. Pangako, ngayong magaling na ako. Hayaan mong bumawi ako sa inyo ni Boyet. Umiiyak din ito. Dahil sa abala nilang pag-uusap ng kanyang ate, hindi nila napansin ang mga kasama nito. Tsaka lang niya napansin nang may tumikim. Nakita niyang nakasandal ang pamilyar na lalaki sa kotse. Walang iba kundi ang kanyang asawa. Natigilan siya at napatingin dito. Siya nga pala na din, si Rico, siya ang sumundo sa akin sa healthcare center. Actually, ang pamilya nila ang isa sa mga sponsor ng lugar. Pagpapakilala pa nito sa kanya. Ikaw? Ikaw ang nagpadala kay ate doon? Nagtataka niyang tanong. Tumango lang ito bago nagpaalam sa kanilang dalawa. Pero pinigilan niya si Rico. Sandali Rico! Pigil niya sa lalaki. Umaasa si Rico na kaya siya pinigilan ni Nadine dahil napatawad siya nito
pero nabigo siya. Bagkus ay nagpasalamat lamang ito sa kanyang tulong. Bumuntong hininga siya, tsaka tumango at tuluyang umalis. Hindi niya alam kung ilang buwan pa siya maghihintay, kung sadyang kasalanan nga ba ang kanyang ginawa. No problem, iho. Alam kong malapit ka sa mga tao dyan. Kaya sige, kung mas gusto ni Nadine na dyan kayo mamalagi. Basta kapag may time kayo mag-asawa, umuwi naman kay Rito. Kausap ngayon ni Rico ang kanyang ina. Hindi niya sinabing naghiwalay muna sila saglit ni Nadine. Ayaw niyang alalahanin pa iyon ng kanyang mami. Sobrang busy na nito sa office para intindihin pa ang kanilang problemang mag-asawa. Alam niya naman sa sarili na kaya niyang resolbahan ang problema nila ni Nadine. Maghihintay lamang siya. 5 buwan ang lumipas at malaki na nga ang tiyan ni Nadine. Hanggang ngayon ay hindi pa sila okay ni Rico. Nawala na siya ng gana sa lalaki makipagayos. Ngayong araw nga, babalik na ang kanyang ate sa Maynila upang magtrabaho. Si Boyet naman, may boarding house na sa Maynila dahil mag-i-start na ang klase. Hinatid niya pa sa sakay ng bus ang kanyang ate at pinaalalahanan. Sinabi niyang okay lamang siya mag-isa dahil nag-aalala itong buntis siya at walang kasama. E paano kung manganak nga naman siya? Pinayuhan na siya ng kapatid na patawarin si Rico, pero nawala na siya ng tiwala pa sa lalaki. Nandiyan naman si Ami na kanyang best friend na madalas niyang kasama. Pauwi na siya galing sa terminal ng bus nang may sasakyang huminto sa kanyang harapan at si Rico ang bumaba. Tulala siyang nakatingin sa lalaki. Isang buwan din itong hindi nagpakita sa kanya. Inakala nga niyang napagod na ito sa panunuyo. Hindi rin siya nakibalita pa sa lalaki. Ang nais na lang niya, kalimutan ito, pero ngayon, dama niyang sa loob ng 1 buwan na hindi ito nakita, parang na-miss niya ang asawa. Wala siyang ibang nakikita ngayon dito, kundi ang kabutihang nagawa nito sa kanya noon, na ang nais ay madama ang yakap ni Rico. Nadine? Mahinang usal nito sa kanyang pangalan bago siya nilapitan at niyakap. Kung bakit hindi niya ito nagawang itulak, bagkus napayakap din siya sa kanyang asawa. Yun na ang hudyat na nagpatawad na nga siya na ang totoo, kailangan niya ng ama ng anak niya. Mahal na mahal kita, Nadine. Naramdaman niyang umiyak ang lalaki hanggang yakap siya. Buong akala ko, hindi mo na ako mapapatawad. Akala ko rin, hindi na kita mapapatawad, kaso mukhang kawawa ka. Pagbibiro niya dito, nangingiti na ito. Matapos siyang pakawalan ng yakap, maraan siyang isinakay sa kotse at bago pa siya makahuma, siniil siya nito ng halik sa labi, halik ng nagmamahal at nangungulila na kanya namang tinugon. Sa araw na iyon, inuwi siya ni Rico sa mansyon. Hindi siya nito hinayaang mag-isa sa kanyang bahay. May inasikaso lang daw ito sa Maynila, kaya nawala ng 1 buwan. Pero nagpa-miss din daw talaga ito sa kanya at nagtagumpay naman ng lalaki. Matapos siyang makapanganak, muli silang ikinasal sa simbahan ni Enrico. Siguro kung noong una pa lang sinabi na sa kanya ng lalaki ang totoo, marahil hindi na sila umabot sa ganito. Ganoon man, naging aral naman iyon sa kanilang 2.